Veronica? Tanong nito. Binalingan nito si May. Bakit andito siya? Nasaan ang boss mo? Tanong nito. I'm sorry, Alex. Siya ang boss mo. Tumayo ang binata. Aalis na lang ako kung siya ang boss mo. May diin itong sabi. Akmang aalis na pero pinigilan niya. Tiningnan niya ito na magkahawak nilang kamay. Ano to, planado? Bakit? Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Wala na siyang ibang choice kundi sabihin ang totoo. Alex, anak mo si Aljan. Kaya ako to ginaway para makapag-usap kayo at masabi sa iyo na anak mo si Aljan. Ang batang nagkaroon ng allergy dahil sa kare-kare ay iyong anak. Nanlaki naman ang mga mata ni Alex. Hindi siguro makapaniwala sa nalaman. Hanggang sa tumawa naman ito ng malakas. Napatingin sa kanila ang mga crew na naroon. Ako ba'y niloloko mo, Veronica? Sabi mo diba hindi ako ang ama ng dinadala mo? Tapos ngayon sasabihin mo sa... Kaya kong patunayan through DNA test. Pero hindi na kailangan kasi alam ko na nararamdaman mong lukso ng dugo nang makita mo si Alchen. At hindi rin mapagkakaila na kamukha mo siya, Alex. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nasa isang restaurant si Veronica Sandoval ng mga sandaling yan. Kasama niya si Johnard, maniligaw niya. Apat na buwan na itong naniligaw sa kanya pero wala siyang kilig at spark na maramdaman. May kaya naman ang pamilya ni Johnard. May negosyo sila na isang garment factory. Pero, mas mayaman sila Veronica. Ikailan mo ba ako sasagutin, Ron? Tanong naman ni Johnard. Huminga siya ng malalim. Pasensya ka na, Johnard, ha, pero hindi talaga kita magawang magustuhan eh. Hindi naman kita pinapaasa. Basta sabi ko, diba, susubukan ko. Kaya, mas mabuti na tigilan mo na kaya ang panliligaw sa akin. Maghanap ka na lang ng ibang maliligawan. Tugon niya at saka kinuha ang baga tumayo. Aalis na ako. Alam mo naman, CEO, maraming ginagawa. Paalam ni Veronica at saka lumabas na ng restaurant. Nakahinga siya ng maluwag nang makapasok sa sasakyan. Sana ay tigilan na siya ni Johnard. Pinasibad niya na ang kotse patungo sa kanyang kumpanya. Nang makarating, pumasok si Veronica sa loob ng gusali. Nginitian at binati niya ang mga empleyado. Ngunit diretso lang ang tingin niya na pumasok sa elevator. For her, empleyado lang sila. Mahirap makipag-close kasi baka traidorin ka patalikod. Nang makapasok na sa kanyang opisina, humarap na siya sa computer. Pumunta muna sa social media account niya at may nabasang article. Pumanaw na pala si Mr. Hernandez. Kaso sa pamangkin niya ipinamanang negosyo. Ani ni Veronica sa sarili. Hindi kasi ito nakapag-asawa kaya walang anak. Napaisip si Veronica. Hindi naman pwedeng sa iba niya lang ipamanang kumpanya. Kailangan may anak siya. Nag-isip siya. Ano kayang gagawin niya? Hanggang sa mapangiti na lang siya, may naisip siyang paraan. Habang nag-iisip, biglang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ngayon si Claudia, isang kaibigan na mahilig sa charity event. Negosyante, sinagot ni Veronica iyon. Yes, Claudia? Tanong niya na nakataas pa ang kilay. Minsan niya na kasi itong inimbita sa isang charity event at napalaban talaga ang pera niya. Veronica, kamusta ka? May favor sana ako sa'yo. Pwede ba kitang maimbitahan sa isang charity event ulit? I really need you for this charity. Kailangan nila tayo dahil ang pera natin ay mapupunta sa mga batang lansangan. Paliwanag pa ni Claudia. Pinaikot na nga niya ang kanyang mata. Kung tatanggi si Veronica, tiyak na hindi siya nito titigilan hanggat hindi siya napapapayag. Well, hindi naman ganong kalaking pera ang ilalabas niya at makakatulong rin naman si Veronica. Okay,
Alam ko naman na hindi mo ako titigilan hangga't hindi mo ako napapapayag eh. Kailan ba ang charity event na yan, Claudia? Natawa na lang siya sa kabilang linya dahil sa sinabi niya. At kasunod na yun, sinabi ni Claudia kung kailan at saan ang event. Alas 6 ng gabi ang event kaya alas 5 pa lang ay nagprepare na si Veronica. Naligo at nagbihis. Nagsuot siya ng kulay silver na haltered long dress. May biyak yun sa gilid kaya lumitaw ang makinis at mapuputi niyang hita. Siya rin ang naglagay ng kolorete sa mukha dahil marunong naman siya. Hindi naman niya kailangan ng makapal na makeup. Simpleng makeup lang para litaw pa rin ang kanyang ganda. Nang matapos ay lumabas na siya ng kanyang silid. Naabutan niya ang kanyang ina na nasa salas, nagkakape habang nanonood ng TV. "San ka naman ba pupunta, ha, Veronica?" Puna ni Sanya Sandoval. "Pupunta ako sa isang charity event, Mom," tugon naman ni Veronica. Nalingkit naman ang mga mata ng ginang. "At anong charity event naman yan, Ron? Huwag kang basta-bastang magwawaldas ng pera kung saan-saan, ha?" Napapaikot niya ang mga mata dahil sa inis. Kulang na lang ata ay sambahin ng kanyang ina ang pera. Sanay na siya sa ugali ng kanyang ina. "Mom, I know what I'm doing. Piso lang halaga ng ibibigay ko, no? I have to go. Baka malate na ako." Nilapitan ni Veronica ang ina at saka hinalikan sa pisngi. Lumabas na siya ng bahay at pumasok sa kanyang kotse. Huminga si Veronica ng malalim. Nasasakal siya sa bahay nila. Gusto niya nang bumukod para malaya na siya sa mga gustong gawin. Pagdating ni Veronica sa Cassie Hotel kung saan gaganapin ang charity ball, inasikaso na siya ni Claudia at ipinakilala pa sa kagaya niya namang negosyante at mga mayayaman na tutulong din sa charity. Nakipag-usap naman si Veronica kay Mr. Cruz nang biglang mahagip ng tingin niya ang isang lalaki. Nasa bandang sulok na nang may kausap na matanda. Napatingin sa kanya ito at gumiti. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa kagupuhan nitong taglay. Nagpaalam pa si Veronica sa mga kausap at nagtungo sa bar counter para humingi ng wine. Ngunit hindi pa niya naiinom ang wine nang may umupo na sa harap niya. Walang iba kundi ang lalaki kanina. "Are you Veronica Sandoval?" tanong nito. Inilapag ni Veronica ang wine glass sa counter at tiningnan ng lalaki. Singkit ito at maputi. Malakas din ang sex appeal. Ayaw naman niyang sumita ng lalaki dahil baka isipin pa ng makakita sa kanya na suplada siya. Papangit pa ang image ni Veronica sa tao. "Yes, I am. Sino ka ba?" "Alexis Madrigal. Bartender ako sa Amerika ng 5 taon. And now, gusto ko magtayo ng negosyo. A restaurant or a bar." Tugon nito na may masuyong ngiti sa mga labi. Napatangu-tangu naman si Veronica habang nakatitig rito. Matangkad ang lalaki at tiyak na maganda ang lahi nito. Nakaisip si Veronica ng paraan para masolve na ang problema niya. Kailangan niyang lakasan ang loob. May bayad naman kung sakali. May sasabihin sana ako," panimula niya. "30 years old na kasi ako at kailangan ko ng anak na magmamana sa lahat ng magiging kumpanya ko in the future." Kumunot ang noon nito. "Bakit di mo sabihin yan sa boyfriend mo para mabigyan kanya ng anak, diba?" Tugon ni Alexis. Huminga siya ng malalim. "Wala akong boyfriend. Sa dami kong inaasikaso at ginagawa, hindi ko na naharap na makipagrelasyon at hindi ko rin type yung mga lalaking naliligaw sa akin." Prank ang sabi naman ni Veronica na ikinatawa ng malakas ni Alex. "Pihikan ka rin ano? So, anong plano mo ngayon?" tanong nito. "Be my sperm donor, Alex. Babayaran kita para pandagdag sa ipampapatayo mo ng negosyo. Basta magbunga lang yan." Seryoso niya namang sabi. Bigla namang sumeryoso ang lalaki at nawalang masayahin niyang aura. Napatingin sila sa bulwaga na magsalita na ang MC ng programa. Wala na silang time. Kinuha ni Veronica ang wallet sa dalang purse at ibinigay ang calling card kay Alex. Naroon ang pangalan at cellphone number at Gmail account niya. "Pag-isipan mo, Alex. Please, I need you. Win-win situation rin naman.
Matutulungan mo ako at matutulungan rin kita. Sambit niya. Tumayo na siya nang tawagin siya ni Claudia para sa pagsisimula ng event. Kanina pa naghihintay si Veronica ng tawag ni Alexus. Bago siya umuwi doon sa charity event ay kinausapan niya ito. Ilang minuto na siyang nakatunganga dahil hindi pa rin makapag-focus sa trabaho. Natigilan si Veronica at patingin sa cellphone nang biglang tumunog iyon. Unregistered number kasi iyon. Baka iyon na si Alex. At hindi nga nagkamali si Veronica dahil nang masagot niya ang tawag, boses ng binata ang bumungad. Malamyos ang boses nito at ang kanyang narinig. Kaagad niyang kinastigo ang sarili. Hindi dapat magkagusto si Veronica kay Alexus. Ang kailangan niya ay anak at hindi kasintahan. So, nakapag-isip-isip ka na? Tanong ni Veronica sa lalaki. Bumuntong hininga naman ang nasa kabilang linya bago sumagot. Oo, payag na ako. I need the money and you need me. So, kailan ba? Tanong nito. Kaagad naman niyang sinabi ang mga detalye. At nang matapos masettle lahat ay nagpaalam na siya kay Alex. Nakahinga pa siya ng maluwag. Now, kailangan niya makausap ang magulang sa desisyon niyang yun. Kung hindi man sila pumayag ay ayos lang. Ginawa naman yun ni Veronica para sa sarili niya at sa kumpanya. Nang matapos ang mga office works, umuwi na siya ng bahay. Wala pa ang kanyang magulang kaya nagpunta na muna siya sa kanyang silid at natulog. Pagising niya ay nagpunta siya sa kusina at naroon ang kanyang magulang at si Aling Maurice, ang kanilang katulong. Dad, Mom, may mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Napatingin naman ang mag-asawa sa kanya. Yes, ano yun? Huwag mo sasabihin na patungkol to sa kumpanya. Kung hindi lang naman maganda yan, huwag mo nang sabihin. Malditang sabi pa ng kanyang ina. Napaikot na lamang ni Veronica ang kanyang mga mata. No, it is about my future. May sperm donor ako nakita sa charity na napuntahan ko kagabi. Magandang lalaki. Kaya, magandang lahi, Mom, Dad. Kaya bala ko na sanang magbuntis para maipasa ko ang kayamanan ko sa taktang panahon. Masigla niyang sabi. Napakunot naman ang kanyang ina. Nag-iisip ka ba, Veronica? Ano ba nakain mo at naisip mo yan, ha? Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila na buntis ka at walang ama? Naiinis na sabi ni Sanya. Huminga naman siya ng malalim. Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, Mom. It's my life. I can do whatever I want. Matigas na sabi ni Veronica. Mawawalan ka ng mana kung gagawin mo yan. Nanggigigil pang sabi nito. Napailing na lang siya. Manipulative talaga ang kanyang ina. Nasanay na rin naman na siya. Aalisan ng mana? She has her fair share sa mga kumpanya. Kung aalisan siya ng mana, kaya niya nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Mom, I have money. Kung hindi niyo ako bibigyan ng mana, ayos lang. May ipon at mga investments naman ako. Aniya, tsaka tumalikod na at nagpunta sa kanyang silid. May ilang sandali lamang ay pumasok na ang kanyang ama sa silid. Kaagad niyang pinunasan si Veronica ang luha sa kanyang mga mata. Dad, anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Tumabi naman si Miguel Sandoval sa anak at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hangad kong kaligayahan mo, anak. Nag-usap na rin kami ng mom mo. At hahayaan kanya sa desisyon mo. Pagpasensyahan mo na lang ang mama mo, ha? Ang gusto lang naman niya ay makakabuti sa'yo. Para namang hindi mo siya kilala. Paliwanag nito at niyakap si Veronica. Thank you, Dad, for always supporting me. Emosyonal niyang sabi. Natawa naman ito ng mahina. Gusto ko rin naman mag-aapo, syempre. Para may bata akong binubuhat at hinahalikalikan. Masuyo nitong sabi. Napangiti na lamang siya. Masaya siya dahil suportado siya ng kanyang ama. Kasalukuyan naman nakaupo si Veronica sa kanyang mesa ng mga sandaling yon. Kahapon, pagkatapos na maibigay ni Alexus ang sperm, ay umalis na ito. Nagmamadali kasi ito. Kaya sila na lang ng doktora ang nasa medical room. Babalik daw ito.
Sa isang session lang ay nagtagumpay ang ginawang proseso ng pagpapasa ng sperm sa kanya. At pagsapit ng tanghali, nagkita ulit sila ni Alexus. Lumabas sila noon at kumain sa isang restaurant. Doon na rin ibinigay ni Veronica ang pera na bayad dito. Nakiusap ang binata na sana ay maging magkaibigan sila. Hindi naman siya tumanggi. Ito pa rin ang magiging ama ng dinadala niya. Hindi niya lang alam kung bakit. Aaminin ni Veronica na physically attracted naman siya sa binata. Paano ba naman ay napakagwapo nito? Naudlot na lang siya sa pag-iisip na may kumatok sa pintuan niya. Ang kanyang sekretarya na si Mia. "Yes, Mia, anong kailangan mo?" tanong ni Veronica. Itinaas nito ang dalang paper bag. "May dumating po na delivery para sa inyo, ma'am. Galing po kay Alexus Madrigal. Need po ng delivery boy ng pirma bago siya makaalis," sagot ni Mia. Tumaas naman ang isang kilay ni Veronica. Pinadalan siya ni Alexus ng pagkain. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Iniabot sa kanya ng delivery boy ang isang papel. Pinirmahan niya iyon. Nagpasalamat ang lalaki at umalis na. Kinuha naman ni Veronica ang paper bag kay Mia at pumasok na ng opisina. Naglaway siya nang makita ang laman niyon. Mga paborito niyang pagkain yon. Sakto at alas 11 pasado na kaya nakaramdam na rin si Veronica ng gutom. Akmang bubuksan niya na ang isang Tupperware na may tumawag. Napangiti siya na makitang si Alex yon. "Salamat sa pinadala mong pagkain, Alex, ha. Nag-abala ka pa talaga na padalan ako." Aniya at napakagatlabi pa. Kinilig naman siya sa ginawa nito. Tumawa naman ang lalaki ng mahina. "Ayaw mo ba? Gusto ko lang magpasalamat dahil kung hindi sa'yo, hindi din magiging maayos ang negosyo ko. At saka gusto ko rin na maging healthy ang baby at ikaw." Tugon naman ni Alex. Siya naman ang natawa. "Wala pang ang isang buwan eh. Tsaka mo na ako bigyan ng pagkain kapag medyo malaki na." Biro niya. Tumawa na lamang ito. Bakit nga ba masaya si Veronica? Dahil sa ito ang ama ng dinadala niya? "So, I have to go, Vron. Sana magkita ulit tayo niyan." Wika nito. Siya na nagbaba ng tawag. Mabilis na lumipas ang mga araw at dalawang buwan na. Medyo nakaumbok na ng konti iyon. Sobrang natuwa naman si Vron. Alam na ng mga empleyado at kasama niya sa business industry ang ginawa niya. At wala naman siyang narinig na negativity. Uso naman na daw yon. Well, hindi niya lang alam baka pinag-uusapan na siya sa likod at nagkukomento ng hindi maganda sa kanya. Pero ayos lang yon. Ang mahalaga ay nagawa na ni Veronica ang gusto niya. Kaagad niya namang ibinalita ayon kay Alex through phone call. "Talaga? Magiging tatay na ako?" Sigaw ng binata pero kaagad din na natahimik. Wala pala akong karapatan sa kanya. Malungkot itong sabi. Hindi naman ipinagkait ni Veronica kay Alex na makilala ang bata. Pero hanggang dun lang yon. Nakaramdam siya ng sakit sa naisip pero iyon kasi yung napag-usapan nila. Pwedeng makilala ni Alexus ang bata pero hindi bilang ama. Nakabukod na rin si Veronica sa kanyang magulang. Napaupo siya at hinaplos-aplos ang kanyang tiyan. "Pasensya ka na, baby, ha. Pero hindi mo pwedeng makilala ang tatay mo, eh." Malungkot niyang sabi. Kinabukasan na nakaupo na si Sanya Sandoval sa mini office nito sa bahay. Sa edad na 50, may sarili na siyang negosyo. Iyon ay ang SS Jewelry. Kahit papaano ay napapalago niya iyon at wala siyang hilig sa kumpanya kaya ang kanyang asawa na ang namahala niyon at ngayon naman ay si Veronica. Masaya siya dahil magkakaapo na siya pero pakiramdam niya ay may tinatago si Veronica sa kanya. Kaya nag-hire pa nga siya ng private investigator para manmanan ang kilos ng kanyang anak. Ayaw niyang mapunta sa kung sino lang ang kayamanan nila. Ngayon, pupunta sa bahay nila si Marco, ang personal investigator na hinire niya. Mabuli na lang at wala ang kanyang asawa kaya wala makakaalam ng ginawa niya. Nakita pa niya sa CCTV ang figura ng isang lalaki na pumasok sa gate. Hinintay niya na makarating sa opisina niya ang lalaki. Ilang sandali lang lumipas ay may kumatok na sa kanyang upuan. Tumayo siya at binuksan iyon.
Iwan niyo na po kami, Manang Maris. Aniya sa katulong nakatuwang nila. Hindi naman sumbungero ang matanda. Pinapasok niya ang lalaki at naupo na si Marcos sa sofa. Si Sonia naman ay nasa tapat na ng sofa. May balita? Siguraduhin mo lang na mahalaga yan. Ayoko na sinasayang ang oras ko. Masungit niyang sabi. Napangiti naman ang lalaki. Of course. May inilapag ito ang brown envelope sa mesa. Kinuha niya iyon. Nariyan ang pictures kung saan may kasama ang iyong anak na lalaki. Nakangiting sabi ni Marco. Kinuha niya ang picture sa loob at nakita nga na si Veronica ay may kasamang isang lalaki. Nasa mall, nasa restaurant at iba pa. Sino to? Naniningkit ang mga mata na tanong niya. He is Alexis Madrigal. He is the sperm donor of your daughter. 32 years old, may negosyo na isang restaurant at nagsisimula pa lamang. Sagot ni Marco. Sirain mong negosyo niya. Hindi kaya sabihin mo na iwasan niya sa Veronica. Suhulan mo ng pera kung kinakailangan. Matigas niyang sabi. May naisip siya. Ako na lang palang abang may ngisi sa mga labi. Kakausapin ko siya. Mataray niyang sabi. Okay ma'am, may kailangan pa po ba kayo? Tanong nito. Wala na, makakaalis ka na. Isesend ko na lang sa bank account po ang pera. Tumangu lamang ang lalaki. Tumayo at umalis na. Napangiti siya nang siya na lamang ang nasa gilid. Alexis Madrigal. Hindi naman ikaw ang dapat para kay Veronica. Ano bang panama ng restaurant mo sa kumpanya namin? Dapat, ka-level lang ni Veronica ang mapapangasawa niya. Aniya, at napairap pa. Napangiti na lamang si Alexis nang matapos ang pag-uusap nila ni Veronica. Nasa office siya ng restaurant ngayon at magkikita ulit sila mamaya. Pupunta siya sa bahay ng dalaga sa ilang buwan na nilang magkaibigan. Nahuhulog na ang loob niya rito. Alam din naman ni Alex na ganon din ang babae sa kanya. Akmang haharap siya sa computer na may kumatok sa pintuan. Bukas yan! Pasok! Sigaw niya. Bumukas ang pintuan at bumungad ang mukha ng kanyang manager. Seth, bakit? Tanong niya. Meron pong may edad na babae na naghahanap sa inyo, sir. Gusto ka daw niya makausap. Sagot ang lalaki. Napakunot naman ng noo si Alexis. May edad na babae. Eh sino naman kaya yon? Papuntahin mo na lang dito sa opisina, Seth. Dito na lang kami mag-uusap. Utos niya. Tumangu naman ito at umalis na lang. Sandali lamang ay bumukas ulit ang opisina. Pumasok naman si Seth at ang sinabi nito na may edad ng babae. Wait, may kahawig ang ginang. Kahawig niya si Veronica. Ano namang sadya nito sa kanya? Parang may masama siyang pakiramdam kung bakit naroon ang ginang. Tumayo siya. Maupo po kayo, sabi ni Seth at giniya ito sa sofa na nasa gilid. Tinanguan siya ni Seth. Makakaalis ka na. Nang makaalis ang manager, sinadya niyang nakabukas ang pintuan. Umupo siya sa visitor's chair. Maliit lang naman ang office niya. Iginala ng babae ang paningin sa office nito. Sa'yo to, diba? Tanong nito. Hindi naman maiwasang mainis ni Alexis. Parang ang bastos lang dahil hindi pa ito nagpapakilala. Ganun pa man, kailangan niya pa rin igalang ito. Yes ma'am, sino po kayo? Oh, I forgot to introduce myself. Ako nga palang ina ni Veronica. Ako si Sonia Sandoval. Kilala mo naman siguro ang anak ko, diba? Ikaw ang sperm donor niya, tama? Tanong nito. Tumangu naman siya. Yes po, ako nga po. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ni Alex. Seryoso siya nitong tinitigan. Gusto mo si Veronica, ano? Mapanghusgan itong tanong. Tinitigan rin ni Alex ang ginang. Hindi siya magpapa-intimidate kay Sonia Sandoval. Yes po. At wala po ako nakikitang dahilan para hindi ko siya magustuhan. Mabait po ang anak ninyo. At anak ko po ang dinadala niya. Natatawa naman ang babae. Talaga?
Baka naman ang habol mo lang sa anak ko ay pera. Para may magamit ka sa negosyo mo. Nangiinsultong tanong naman ni Mrs. Sandoval. Nakakuyom naman ang kanyang kamao. Hindi niya nagustuhan ang tabel ng dila ng gina. Bakit ko naman po gagawin yon? May negosyo po ako. At yung pera na ibinigay niya sa akin ay bayad sa pagiging sperm donor ko. May pera po ako. At hindi ko po yan gagawin. Aba, malay ko ba? Baka at the end ay gusto mo lang naman ng mayamang babae para mapalago mo pang negosyo mo. Na nagsisimula pa lang. Gagamitin mo si Veronica para umasenso ka kaagad. Marami pwedeng magawa ng pera, Alexus. Mapanganib nitong sabi. Kung nandito lang kayo para insultuhin ako, ma'am, mas mainam po na umalis na lang kayo. Bukas pong pinto. Galit niya sabi. Halos manginig na si Alex dahil sa galit. Tumayo naman ang ginang at nagpunta sa pintuan. Pero bago ito lumabas ay may sinabi ito. Kung hindi mo iiwasan si Veronica, hindi ko lang alam kung saan ka pupulutin. Kung gusto mo pang maisalba ang restaurant mo, ngayon pa lang ay layuan mo ng anak ko. Hindi kita gusto para sa kanya. Maldita nitong sabi at saka lumabas. Napasuntok siya sa dingding dahil galit siya. Nagbunga iyon ng sugat sa kanyang kamao. Hindi ko iiwasan si Veronica. Lalaban ako. At magkita na lang tayo sa korte. Determinadong sabi ni Alexus. Kanina pa napapansin ni Veronica ang pananahimik ni Alexus. Kasalukuyan silang kumakain ng dinner. Tumikim siya para kunin ang pansin ng binata. Nag-angat naman ng tingin si Alexus at tiningnan siya. Kita ni Veronica ang lungkot sa mga mata nito. May problema ba, Alex? Kanina ka pa tahimik dyan na. Nag-aalala niyang tanong. Huminga ito ng malalim. Pasensya ka na, Vrona. Hindi ko napansin na apektado ka pala sa pananahimik ko. Hindi ko lang maiwasang isipin ang mga nangyari. Gusto ko lang sabihin na pumunta ang mommy mo kanina sa restaurant. Nag-usap kami. Kumunot naman ang noon ni Veronica. Ano naman ang intensyon ng kanyang ina at pinuntahan nito si Alex? Ha? Anong sinabi niya? May ginawa ba siya sa'yo na masama? Nag-aalala siya. Kung wala mang ginawa ng masama ang kanyang ina, ay baka may nasabi itong hindi maganda para mawala sa mood si Alex. Ang sabi niya, layuan daw kita. Nagbabanta siya, Vron. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Pero hindi ako papayag na kontrolin niya tayo. Nakontrolin niya ako. Determinado ang sabi naman ni Alex. Kilala niya ang kanyang ina. Gagawa ito ng paraan para manalo. Mapera ang kanyang ina. At kailangan makausap ni Veronica, si Sonia. Pero kilala ko si Mom. Gagawin niyang lahat para magdusa ang taong kinamumuhian niya. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Aniya, at saka hinawakan ang kamay ng binata na nasa mesa. Pagbibigay assurance na kaya nila ang lahat. Pasensya ka na, hindi ko alam na ganun pala ang kayang gawin ni Mom. Ngumiti naman si Alex. Ayos lang. E sino ba naman ako kung ikukumpara sa'yo, di ba? Isang hamak na restaurant owner lang ako. Malungkot itong sabi. Pinalekehan niya pa ang mga mata ng lalaki na ngayon ay kasintahan niya na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagustuhan naman kita dahil naging totoo ka sa sarili mo, Alex. Hinalikan pa ni Alex ang likod ng kanyang palad. Namula ang puso niya dahil doon. Thank you, Veronica. Napakasaya ko at nakilala kita. Buong pagsuyo nitong sabi habang nakatitig sa kanyang mga mata. Matapos sila mag-dinner, inihatid na si Veronica ni Alex sa kanyang bahay. Bago siya lumabas ang sasakyan, ay inalikan siya ng binata na tinugon naman niya. Mahal na mahal niya si Alex at mas lalong lumalalim iyon sa pagdipas ng araw. Hinihingal sila na maghiwalay ang kanilang mga labi. Pinagdikit ni Alex ang kanilang noo. Mahal kita, Veronica. At tanda ako maging ama ng sanggol na dinadala mo kung mamarapatin mo. Pakiusap nito. Hinawakan ni Veronica ang pisngi ng binata at tinitigan.
Oo naman. Ikaw ang ame. Nagpapaalam na siya at lumabas ang sasakyan. Ihahatid na muna ni Veronica ng tanaw ang sasakyan ng binata. Bago pumasok sa loob ng bahay, natigilan siya na makita ang kanyang ina na nasa balcony at nakatingin sa kanya. May access na ang kanyang ina sa bahay. Pumasok siya kaagad. Hinintay naman ni Veronica na bumaba ang kanyang ina para makapag-usap na sila. Naupo siya sa sofa at hinilot ang ulo dahil sumasakit daw yun. Mukhang nai-stress na naman siya sa kanyang ina. Marahil ang nagsumbong na sa'yo si Alex, ano? Tanong pa ni Sonia. Napalingon pa siya sa may hagdan. Pababa na ang kanyang ina. Nang malapit na, ay nag-de-quatro ito sa may pang-isahang sofa. Hindi siya nagsumbong. Nagsabi lang siya. Bakit yan ang ginawa ninyo? Hindi po ba kayo masaya sa akin? Na may nagmamahal sa akin? Nanghihina niyang tanong. Natawa naman ang malakas ang ginag. Talaga? Sigurado ka na mahal ka niya? E paano kung kayamanan mo lang ang gusto niya? Paano kung iwan ka niya sa ere? Veronica, ginagawa ko to para sa'yo. Ginagawa ko ang nakakabuti sa'yo. Sigaw naman ang kanyang ina. Nanlilisik ang mga matang tinignan ni Veronica ang ina. Simula noon, gusto niya na ang lagi kong sinusunod. Kaya this time, iyong gusto ko naman ang masusunod. Lalaban ako. Lalaban kami, Alexus. Matigas niyang sabi. Gagawin ko ang lahat para magdusa siya. Kilala mo ako, Vron. Tumayo na si Sonia at lumabas na ng bahay. Naiiyak na lang siya. Nilamon na ng pera ang kanyang ina. Pati na ang kanyang sariling kaligayahan ay hinahadlangan na nito dahil lang sa pera. Nagpunta si Veronica sa silid at doon niya iniyak lahat ng sama ng loob niya. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa trabaho. May naging bisita naman si Vron at ito ang kanyang amang si Miguel. Kagad niya itong niyakap matapos ang mahigpit na yakap ay naupo sila sa sofa. Kamusta ka na, Iha? Hindi ka na ba bumibisita sa bahay? Namimiss ka na namin. Nagtatampong sabi ng matanda. Sumimangot naman si Veronica. Kayo lang naman na nakakamiss sa akin eh. Si Mom naman po, hindi naman. Galing siya dito kagabi. Naiinis siya pang sabi. Huminga ng malalim ang kanyang ama, tinitigan siya. Kaya nanlalalim ang iyong mga mata dahil nag-away na naman kayo ng mom mo? Well, alam ko kung anong nangyari. Ikinwento niya sa akin kagabi. Hindi ko alam na kaya niyang gawin pala sa akin yun, Dad. Only child, pero bakit ayaw niya akong maging masaya? Malungkot niyang sabi. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Vron. Hayaan mo, kakausapin ko ang mami mo. Alam mo naman na ibang nagagawa ng pera, anak. Binabago nito ang isang tao. Pagpasensyahan mo na siya, ha? Marahil ay yun ang alam niyang paraan para mapabuti ka. Pero madadaan ko naman siya sa pakikipag-usap, kaya gagawin ko yon. Hindi naman ganyan dati ang mami mo. Nagbago lamang siya, pero kahit ganun pa man, mahal ko pa rin siya. Malungkot itong sabi. Isinandal niya na lang ang ulo sa balikat ng ama. Sana magbago pa si Mom Dad, ano? Gusto ko nang maging masaya. At hindi naman lahat ng bagay nadadaan sa pera. Makahulugang sabi naman ni Vron. Lumipas ang mga araw at walang nagbago kina Veronica at Alexus. Mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. Nasa balcony sila ngayon ang bahay ni Alexus. Proud siya sa lalaki dahil may naipatayo na itong bahay mula sa pagsisikap mula sa ibang bansa. Magkahawak ang kanilang kamay. Ang hindi naman alam ni Veronica ay may problema pala si Alexus. Naisip naman ang binata na sabihin niyan sa dalaga para alam nito ang mga nangyayari dahil magkasintahan sila. Vron, may sasabihin sana ako. Panimula niya. Tiningala naman siya ng dalaga. Ano yun? Tanong naman ni Vron. Parang may masama siyang pakiramdam. Malalim namang napabuntong hininga si Alex. Nitong mga nakaraang araw, kumonti ang customers ko. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yun eh. May pakiramdam ako na may kinalaman ng mami mo rito.
sinasabi ko to sa'yo para alam mo. Pero don't worry, kaya ko naman to. Tiningnan siya ng kasintahan at tinalikan sa noo. Sinasabi ko sa'yo to dahil ayoko maglihim sa'yo. Natouch naman si Veronica dahil sa sinabi ng kasintahan. Tutulungan kita, Alex. Hindi pwede na wala akong gagawin. Na ikaw ang nagsasuffer sa ginagawa ni Mom, pero ako walang ginagawa. Thank you. Worth it lahat ng mga pinagdaanan natin. Buong pagsuyo nitong sabi. Ako dapat ang mag-thank you dahil kahit binantaan ka ni Mom, nananatili ka sa tabi. At isa lang ang papangako ko. Mananatili ako sa tabi mo anuman ang mangyari. Buong sinseridad niya namang sabi. Mabilis siyang hinalikan ng binata na tinugon naman ang buong pagsuyo at pagmamahal. Kakausapin ko si Mom. Kapag hindi pa siya nagbago, ipapakulong ko siya. Determinado niya sabi. Tinapik niya si Alex sa balikat. Nandito lang ako para maging saksi mo. Maaga namang nagising si Veronica nung umagang yon. Napatingin siya sa katabi na walang iba kundi si Alexus. Mahimbing itong natutulog dahil sa pagod. Bumangon siya at kinuha ang cellphone na nasa bedside table. Kailangan niyang malaman kung sino ang gumagawa ng paraan para mawala ng customer si Alex. At kapag nalaman niya nga kung sino yon, magdudusa ito. Tinawagan niya si May Martin. Isa ito sa kabatchmate niya at isa sa mga kaibigan niya. Oh, hi, Vron. Napatawag ka. Kiyak na may kailangan ka, no? Pang-aasar pa nito. Alam naman ni May na abala siya sa araw-araw at ganun din ito. Pasensya ka na, May, ah. Kung hindi kita nakakamusta, busy lang talaga ako, eh. Pag-ingipan ang paumanhin niya. Natawa naman ang mahina ang nasa kabilang linya. Ano ka ba? Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman. So, what is this about? Tell me it, baka matulungan kita. Wika pa nito. Huminga siya ng malalim at sinabi na ang sadya niya sa babae. Okay, kaya ko yan. Give me 3 days para malutas yan. In love ka na, Beth. Masaya ako para sa'yo. Pero ang hirap ng sitwasyon mo, no? Dahil kontrolado ka ng nanay mo. But it's okay. Love is mysterious, sabi nga. Kaya kaya niyo yan. Pagpapalakas loob nito kay Vron. Matapos magpasalamat. Nagpaalam na ito sa kanya. Muli ay tiningnan niya ang kasintahan at saka nagtungo sa kusina para magluto ng kanilang agahan. Papunta ngayon si Veronica sa isang bodega kung saan kakatagpuin niya si William. Ang inutusan ng kanyang ina na gumawa ng paraan para mawala ang mga customers ni Alex. Naikuyom niya pa ang kamao. Sobrang galit siya. Ipinark niya sa gilid ang kanyang sasakyan. Lumabas at pumasok sa loob ng bodega. Nakita niya si William na nakaupo sa isang silya at nakatali. Thanks to me. Lumapit siya rito at sinampal ito. Anong karapatin mong gawin yon? Nagsikap si Alex para makamit ang kung ano mayroon siya ngayon. Tapos sisirain mo lang? Nangigigil niya sabi. Lumapit si May at hinawakan siya sa balikat. Huminahon ka. Mami mo ang nag-utos sa kanya. Biktima lang siya. At kailangan niya rin ng pera kaya niya yung nagawa. Mahinahong sabi ni May. Pinakalma na muna niya ang kanyang sarili bago nag-isip ng magandang solusyon. Para hindi ka matakot kay Mom. Need niyong magtago at ako na munang bahala sa mga expenses ninyo. Ako na maghahanap ng magandang lugar na pagtataguan ninyo. Suggestion niya pa. Nalaman niya rin kay May na blinockmail ito ng kanyang ina kaya nagawa nito iyon. Dala ng halo-halong emosyon kaya niya iyon nagawa. Naluha naman ang lalaki. Wala naman po talaga akong balak na gawin ang ipinapagawa ng inyong mommy, pero kailangan lang dahil binantaan niyang pamilya ko. Patawarin niyo ako, Miss Veronica. Paghingi ng paumanhin ito. Tingnan niya ang maskuladong lalaki na nagbabantay. Tinanguan niya. Katunayan na palalayain na ito yon. Puntahan mong pamilya nila at ihatid sa barko na magdadala sa kanila sa Mindanao. May titirhan na sila roon. Sad niya pa. Pinakawala ng lalaki at lumabas sila. Nangihina namang napuupo si Veronica Cecilia. Naihilamos ang palad sa muka. Hindi naman niya pwedeng kasuhan ng kanyang ina. Hindi niya kayang gawin yon sa kanyang ina, pero kapag sumobra na ito, kung iyon ang nararapat, ay gagawin niya. Kakausapin ko si Mom. Kapag hindi pa siya nagbago,
ipapakulong ko siya. Determinado niyang sabi. Tinapik si May sa balikat. Nandito lang ako para maging saksi mo. Pagkagaling ni Vron doon, nagdumiretso siya sa kanilang bahay. Tinawagan niya kanina ang kanyang ama at nalaman niyang nasa bahay ang kanyang ina. Galit na galit siya at nang makarating sa kanila, ay kaagad na pumasok sa loob ng bahay si Vron. Nadatnan niya ang kanyang ama. Nasaan si Mom, Dad? Tanong niya. Maging ang kanyang ama ay nagulat sa kanyang aura. Ano nangyari anak at ganyan ang itsura mo? Nag-aalala lang tanong ni Miguel. Sakto naman na lumabas ang kanyang ina mula sa kusina. May dala itong merienda. Veronica, mabutit na padalaw ka. Nakangiti nitong tanong. Huwag niyo ako mangiti-ngitian dyan. Alam ko na kung anong ginawa ninyo. You sabotage the restaurant of Alexis. Nagagalaiti pa niya sabi. Ipinatong muna ni Sonia ang dalang plato sa center table at hinarap siya. Ginawa ko yon para layuan kanya. At kapag ginawa niya yon, lulubayan ko na siya. Seryosong sabi ng kanyang ina. Hindi niyo kami mapaghihiwalay, Mom. Gumawa na ako ng paraan para maayos ang gusot. Bakit ba hindi na lang ako hayaan naging masaya? Mangiyak-ngiyak pa na sabi ni Vron. Dahil hindi siya nakakabuti para sa'yo. Ano ba naman ang ginawa ng lalaking yon para bastusin mo kami ng ganyan? Kami ang pamilya mo. Pero ginaganito mo kami dahil lang sa isang lalaki? Natatawa siya. Ang sabihin niyo, nakakabuti para sa inyo. Tandaan niyo to, Mom. Kapag gumawa pa kayo ng bagay na ikakasira ni Alexis, magkikita-kita na lang tayo sa korte. Matigas yung sinabi, tsaka umalis na. At doon na siya umiyak. Tinawagan niya si Alexis. She needs him. Papunta naman ngayon si Alexis sa isang bar. Niyaya siya ng barkada dahil birthday nito. Nagpaalam naman na siya kay Veronica at pumayag naman ito. Huwag lang siyang maglalasing. Napakaswerte niya kay Veronica at hindi niya napakakawalan ang dalaga. Naging maayos na rin ang daloy ng mga customer niya at salamat din kay Veronica. Nang makarating sa bar, naroon na ang mga barkada. Nag-rent sila ng VIP room para sila-sila lang. Kaagad naman na nag-order ng drink si Joed. Balita ko, magiging daddy ka na. Tanong ni Chris. Ngumiti siya at tumango. Congrats, bro. Mag-propose ka na. Akalain mo yon? CEO ang girlfriend mo? Nagmamalaking sabi pa ni Melo. Darating din kami dyan. Sa ngayon, marami pang kailangang ayusin. Maikli niya namang tugon. Kapag naging maayos ng lahat, magpo-propose na siya kay Veronica. Tanggap man siya o hindi ng ina nito. Wala siyang pakialam dahil nagmamahalan sila. Alam niya na kailangan niyang irespeto ang ina ng kasintahan pero nawala na iyon dahil sa ginawa nitong pagsabotahe sa kanyang negosyo. Dumating na rin ang drinks nila at nagkanya-kanya na sila ng inom. Pre, ang lakas ng tama ng alak. Inaantok na ako. Mukhang lasing na ata ako. Sabi pa ni Joed. Maging ang kanyang mga kasamahan ay ganoon rin. Hanggang sa maging siya ay unti-unti na rin iginupo ng antok. Hindi niya na alam ang nangyari. Basta ay bumagsak na lamang siya sa mesa. Nagising na lamang si Alexis na para bang may kakaiba. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nagulat na mapagtanto na wala siya sa kanyang bahay. Napatingin-tingin siya sa kanyang tabi. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang may katabi siyang babae na hubot-hubad. Hindi. Sa pagkakaalala ko, lasing lang ako kagabi pero hindi ako nakipagtalik. Kagad siyang bumangon at nagbihis. At saan ka naman pupunta? Pagkatapos mo akong angkining kagabi, ngayon ay aalis ka na? Tanong ng babae. Natigilan siya at humarap sa babae. Walang nangyari sa atin, miss. Lasing lang ako nun pero alam kong ginagawa ko. May diin niyang sabi. Ngumisi naman ang babae. Hindi na lang niya iyon binigyan ng pansin at kailangan niya ring makaalis roon. Hindi naman makapag-focus si Alex sa trabaho ng umagang yon. Iniisip niya pa rin ang nangyari. Anong gagawin niya? Naguguluhan na siya. Kailangan ba niyang sabihin kay Veronica ang nangyari kagabi? Umiling siya. Hindi niya na kailangan na malaman yun.
Malinis naman ang konsensya ko at alam ko na wala akong ginagawang masama. Aniya sa sarili at sinubukan na ituon ang atensyon sa ginagawa. Sa kabilang banda naman, habang abala si Veronica sa computer, pumasok ang kanyang ina na may malapad na ngiti sa mga labi. Tiningnan niya lang ito at muling ibinalik ang tingin sa ginagawa. Umupo ang kanyang ina sa visitor's chair. Nagulat siya nang may ilapag itong brown envelope sa kanyang harapan. Napatingin siya dito. "Ano yan, Mom?" tanong niya. Ngumisi lamang ito. "Check it, anak. Kapag nakita mo ang laman, check na makikita mo kung anong klase ng tao ang boyfriend mo. At maniniwala ka na sa akin na pineperahan ka lang niya." Wika nito. Kinuha niya ang envelope at binuksan niyon. Nagulat siya nang makita ang tatlong larawan kung saan may kasamang babae si Alexus. Napapailing-iling siya at napahawak sa kanyang tiyan dahil biglang sumakit iyon. "Edited lang to, Mom. Hindi to magagawa sa akin ni Alex." Hiyaw niya. "Hindi yan edited. Kahit ipatingin mo pa yan sa isang photographer. At saka hindi ko yung gagawin, ano? Kita mo? Mahilig siya sa babae. Malay mo, bala ka pala niyang iwan pagkatapos kanyang makuha na ng pera." Tumayo ito. "Mag-isip-isip ka nga, Vron. Siya o kami na pamilya mo na totoong nagmamalasakit sa'yo. Sana naman huwag mo ko itakwil bilang iyong isang ina. Ako ang nagluwal at nag-alaga sa'yo mula pagkabata. At nang dahil lang kay Alex ay iiwan mo kami." Malungkot na sabi ng kanyang ina at saka tuluyan nang umalis. Tama nga naman ito. Sila ang kanyang pamilya. Ngayon, nasa kanyang kamay ang ebidensya na ginagamit lang siya ni Alex. Baka kayamanan nga niya ang gusto nitong makuha. Ang kailangan na lang niyang gawin ay kausapin si Alex tungkol dito. Nagkita sila sa isang coffee shop. Maaga pa lang iyon kaya kakaunti pa ang tao. Nauna na si Veronica doon. 5 minuto lang din ang nakalipas ay dumating na si Alex. Umupo ito sa kanyang harapan. Nag-order na rin sila ng coffee at 2 slices ng cake. "Good morning. Parang ang aga naman nating magkita, eh pwede pa namang mamaya. May pupuntahan ka ba?" tanong nito. Tiningnan niya ang binata. Nasasaktan siya dahil pakiramdam niya ay hindi siya importante para rito. Nasabihin sa kanyang dahilan kung bakit nangyari iyan. Gusto niya humingi ito ng tawad. "Wala ka bang sasabihin sa akin, Alexus?" seryoso niyang tanong. Natigilan naman ito at hindi nito akalain na ganun ang dubungad sa kanya. Nakita niya ang pawis sa noon nito kahit na air condition ng cafe. Wala naman, Vron. Wala naman akong dapat sabihin, may problema ba?" nag-aalala nitong tanong. Kinuha niya ang brown envelope na naglalaman ng litrato sa kanyang bag at saka inilapag iyon sa mesa. "Open it. Diyan mo makikita ang problema ko, Alex." Matigas niyang sabi. Nanginginig ang mga kamay na kinuha nito iyon at binuksan. Napaawang ang labi nito nang makita niya iyon. Tumingin ito sa kanya. "Explain," utos niya. "Let me explain, Ron. Hindi ko to ginawa. Noong nagpunta ako sa bar kasama ang mga kaibigan ko, pag inom ko ng wine, bumagsak na ako. Tapos pagising ko, nasa isang gilid na ako at kasamang babaeng yan. Pero promise, walang nangyari sa amin. Hindi ko yung kayang gawin sa'yo, Vron. Mahal na mahal kita." Masuyo nitong sabi at hinawakan ang kamay niya na nasa mesa. Kagad niya namang hinila ang kamay. 3 days ago na yan. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit inilihi mo? Anong reason? Kung sana nung una sinabi mo, baka naniwala pa ako." Hindi naman napigilan ni Vron ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Nasasaktan siya. Pakiramdam niya, hindi siya nito pinagkakatiwalaan. Tumayo siya. "Hindi ko matanggap na walang kanatiwala sa akin. Hindi ko rin alam kung pagkakatiwalaan pa ba kita dahil sa ginawa mo. I have to go. Kailangan ko muna mag-isip-isip." Tumalikod na siya at lumabas ng cafe. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, doon niya ibinuhos lahat ng sama ng loob niya. Kasalukuyan silang naghahapunan ng kanyang pamilya nang buksan ng kanyang ina ang tungkol sa mga litrato.
Baka iniisip mo na na-frame up ang nangyari. Kilala ko ang babae at ang sabi niya, niyaya daw siya ni Alex na magmotel. Kaya nga nagtaka siya dahil alam niya na boyfriend mo si Alex. Eh dahil sa lasing na rin siya kaya hindi na rin niya napigilan ang sarili. Kinaumagahan lang yun niya na-realize. Sambit ng kanyang ina. Gulong-gulo ngayon si Veronica. Hindi niya na alam kung sino ang paniniwalaan. Hindi na lamang siya umimik. Kailangan na muna niyang ng peace of mind. Anak, sana minsan sundin mo rin si mommy. Mas importante pa ba siya kaysa sa amin na pamilya mo? Nagtatampong sabi naman ang kanyang ina. Bigla naman siyang nakaramdam ng guilt. Naisip pa niya ang banta niya sa kanyang ina. Kaya mas importanteng piliin niya ang pamilya niya. Malaking utang na loob niya sa mga magulang niya. Kung wala ang mga ito, wala siya sa mundong ito. At hindi niya na matatamasa ang buhay na meron siya ngayon. Kaya may naisip na siyang paraan para layuan na siya ni Alex. Nakahiga si Veronica sa kanyang silid habang nakatingala at nakatitig sa kisame. Kanina pang tumatawag si Alex ngunit hindi niya sinasagot ito. Wala siyang gana na makipag-usap rito. Pupuntahan na lang niya ito bukas sa bahay nito para sabihin sa binata ang kasinungalingan na ngayon lang niya gagawin. Enough na rin niya ang cellphone at ipinikit ang mga mata para matulog. Nagising siya dahil sa sunod-sunod na doorbell. Kaagad siyang bumangon at tiningnan ang kanyang CCTV. Si Alex ang nasa labas. Lumabas siya ng bahay at nagpunta sa gate para buksan iyon. Anong ginagawa mo dito, Alex? Tanong niya. Malamlam itong napatingin sa kanya. Hindi mo sinasagot ang tawag ko, Vron. Ano pang problema? Parang nangihinaan itong sabi. Hayaan mo na ako. Umuwi ka na lang at matulog, Alex. Maaga akong natutulog dahil pagod ako. Akmang tatalikod na siya nang hawakan nito ang kanyang mga kamay. Mahal niya si Alex pero mas mahal niya ang kanyang magulang. Higit lalo ang kumpanya na matagal niya nang inaalagaan. Please tell me, dahil ba to dun sa... Humarap siya. About to sa ama ng dinadala ko, Alex. Hindi ikaw ang ama ng dinadala ko. Iyong attempt natin, hindi yun naging successful kaya naganap ako ng ibang sperm donor. At hindi ikaw ang ama ng dinadala ko. Natigilan at napaawang naman ang labi ni Alex sa sinabi niya. Totoo. Hindi ako ang ama ng batang dinadala mo. Nag-uusig na tanong ni Alex. Bigla namang sumeryoso ang mukha niya na parang galit. Tinitigan niya si Alex. Hindi dapat siya ma-intimidate dahil itong may kasalanan sa kanila. Ang tagal natin na magkasama. Tapos ngayon malalaman ko na hindi pala akong ama ng bata. Bakit mo ito sinasabi? Para saktan ako dahil nasaktan ka sa nangyari? Mahirap pa akong paniwalaan, Veronica. Wika nito habang tumutulo ang mga luha sa mga mata. Parang may pumipiga sa puso niya. Nasasaktan siya sa nakikita. Nasasaktan siya kapag nakikita ang nasasaktan si Alex. Wala eh. Nasabi niya na kaya papanindigan niya na. Nang nag-sperm donor ka sa akin, hindi nga nakabuo kaya ang ginawa ko ay naghanap ako ng ibang sperm donor. At dun nabuo nga. Pasensya ka na, Alex, patawarin mo ako. Pero ginawa ko lang yun dahil gusto mo ako. Kaya parehas lang tayo na may pagkakamali. Umalis ka na. At ayaw na kitang makita pa. Pagtataboy niya rito. At natawa pa ito ng malakas. Oo, aalis ako, Fran. Hindi mo naman kailangan nasabihin pa yan sa akin. Hindi mo naman deserve ang katapatan at pagmamahal ko sa'yo. Total, hindi naman pala akong ama ng dinadala mo. Hindi ko na kailangang ipagpilitan pa ang sarili ko sa'yo. Galit itong sabi. Tumalikod ito at nagtungo sa kanyang sasakyan at pinasibad iyon paalis. Siya naman ang mabilis na isinara ang gate at nagtungo sa kanyang silid at doon ay iniyak lahat ng sama ng loob. Nang bisitahin siya ng kanyang ina ng umagang yon sa opisina, napansin nito ang kanyang itsura. She looked like hell. Nanlalalim at mugto ang kanyang mga mata. Napansin din iyon ang kanyang sekretarya at tinanong kung okay lang ba siya. Hindi na lang siya nagsalita.
Bakit ganyan ang itsura mo, Veronica? Manghang tanong ng kanyang ina. Nakipaghiwalay na ako kay Alex, Mom. Sinabi ko na hindi sa kanyang dinadala ko. Masaya na po ba kayo? Na nasira kami dahil sa gusto mo? Punong-puno ng hinanakit na sabi niya. Lumamlam ang mata ng kanyang ina. Lumapit sa kanya at niyakap siya. Dahil kailangan niya ng yakap ng isang ina, iniyakap niya rin ito pabalik. Sorry kung nasasaktan ka ngayon ang dahil sa mga nangyari. Mawawala din yan. You made the right decision, anak. Ang mahalaga ay kasama mo kami ng tatay mo. Iniyak niya na lang lahat ng sakit ng puso niya. Nang humupa ng pag-iyak at maging maayos na siya, ay umalis na rin ang kanyang ina sa pagkakayakap sa kanya at umupo na rin sa visitor's chair. Eh anong balak mo ngayon? Tanong naman ang kanyang ina. Magpapakalayo-layo na muna ako, Mami. Magbabakasyon. Pwede ko pa rin naman na maasikasong kumpanya kahit nasa ibang lugar na ako. Kailangan ko yun. Kahit ito lang sana ang kapalit sa pagpili ko sa inyo. I need peace of mind. Pakiusap niya. Bumuntong hininga naman ang kanyang ina at gumiti. Kung yun ang magpapagaan sa loob mo, go for it, anak. Doon ka muna sa rest house natin sa Bulacan. Mag-iingat ka doon, ha? And don't hesitate na tawagan kami kapag may kailangan ka. Sang-ayon naman ang kanyang ina na gumiti na lamang siya at tumango. Naging maayos naman ang pananatili ni Vron sa rest house. May sarili siyang doktor at na siyang kumukonsulta sa kanya. Masaya siya dahil healthy ang bata na nasa kanyang sinapupunan. Masarap sa pakiramdam na malayo siya sa syudad. Payapa at masarap ang simoy ng hangin. Mabilis na lumipas ang buwan at kabuwanan na ni Veronica. Kasalukuyan siya nagtutupi ng damit ng mga sandaling yon nang humilab ang kanyang tiyan. Nay SP? Nay? Tawag niya sa kanyang kasambahay. Kamag-anak naman ito ng kanyang ina. Ilang sandali lamang ay humahangos na dumating ang matanda at pinuntahan. Ayos ka lang, iha? Anong nangyayari? Tanong nito. Mukhang manganganak na po ako. Sagot niya habang sapu-sapo ang kanyang tiyan. Tinulungan siya makatayo ng matanda at makalabas ng bahay. Naroon ang anak nito na si Carlito na naging driver na rin niya. Ito ang tagalinis ng bahay at sa buong paligid. Veronica, okay ka lang? Nag-aalala nitong tanong. Manganganak na ang pinsan mo. Ihanda mo na mga sasakyan. Pagmadali ka at baka dito pumanganak si Veronica. Utos ni Mang SP. Kaagad naman na nagtungo si Carlito sa loob ng garahe at inilabas ang kotse niya. Naramdaman niya ang pagdaloy ng tubigan niya sa kanyang mga hita. Nay, pumutok na yata ang panubigan ko. Sigaw niya. Sakto naman na lumabas si Carlito. Sakay ng kanyang kotse. Kaagad siyang inalalayo ng matanda na makapasok sa loob nito. Mabilis naman iyong pinasibad ni Carlito patungo sa pinakamalapit na ospital. Nagising si Veronica na nasa isang silid na siya. Iginala niyang paningin. Nasa isang pribadong silid na siya. Vron, gising ka na pala. Maya-maya ihahatid na rito yung anak mo. Masaya pagbabalita ni Nay SP. Ilang sandali na lamang ay bumukas na nga ang pintuan at pumasok ang isang nurse na may tulak-tulak sa isang stretcher. Itinabi nito iyon sa kanya. Matapos magpasalamat, umalis na rin ang nurse. Magpatulong naman siya kay Nay SP na makabangon para mahaplos at matitigan ang anak. Anong balak mo ngayon, iha? Tanong ng matanda. Uuwi na ako sa amin, Nay. Pagkatapos ng 4 na buwan. Gusto ko rin na makita ng aking mga magulang bata. Tsak na excited na rin sila na makita ang kanilang apo. Excited niya pang sabi. Bigla namang pumasok sa isip niya si Alex. Kamusta naman kaya ito? Kamusta na kaya ang restaurant nito? Mabilis na lumipas ang buwan hanggang sa sumapit ang 5th buwan ni Algen. Iyon ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Napakasaya pala na maging ina. Ang sarap magtrabaho kapag may inspirasyon ka. Ngayon ay aalis na siya. Babalik na siya sa Maynila para doon na manirahan. Mamimiss niya ang probinsya.
Dalawang oras lang ang binahin niya hanggang sa makarating na siya sa kanila. Masayang-masayang sinalubong naman siya ng kanyang mga magulang. Kaagad na kinuha ng kanyang ina si Aljen. Napakagwapong bata, Ere. Kamukha mo, oh sweetie. Puri nito. Tiningnan naman ito ng kanyang ama at ito naman ang kumuha sa bata. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Nagpaalam na muna siya sa kanyang ina na magpapahinga dahil napagod siya sa biyahe. O siya, sige, magpahinga ka na at kami na munang bahala kay Aljen. Kagad naman siyang umakyat sa silid at nagpahinga na muna. Nagising siya ng mga alas 3 ng hapon, bumaba siya at nagtungo sa kusina. O, gising ka na pala, iha. Halika na at magmeryenda ka muna. Si Aljen nasa silid na at mahimbing na natutulog kasama ang mami mo. Sabi naman ng kanyang ama, tumibis siya rito. Kamusta naman ang kumpanya, Dad? Salamat nga pala at sa inyo ko ipinasuyo ang kumpanya. Kailangan ko lang kasi ng peace of mind. Pagingi pa ng paumanhin niya. Matanda na rin kasi ito at gusto niya na magpahinga na lang sana ito. Hinawakan naman ng kanyang ama ang kamay niya. Wala yun. Ang mahalaga, nakatulong ako. Papunta lang ako sa bayan, Dada. May bibili lang ako. Kayo po munang bahala kay Aljen, ha? Aniya. Matapos magpaalam ay nagtungo siya sa silid ng kanyang magulang. Mahimbing na natutulog ang kanyang ina at si Aljen. Matapos halikan sa noo ang anak ay nagtungo na siya sa kanyang silid, naligo at nagbihis. Inihinto niyang sasakyan sa gilid ng daan. Ibinaba ang windshield at tiningnan ang restaurant na pag-aari ni Alex. Gusto niya humingi ng tawad rito. Gusto niya magkaroon ng closure. Pumasok siya sa loob at itinanong sa isang crew kung naroon nga ba si Alex. Ay ma'am, pag-aari po to ni Mr. Ryle Agustin. Hindi ko po kilala si Alex Madrigal po. Sagot naman ito. Tumango na lamang siya at nagpasalamat rito. Matapos bumili ay nagtungo na siya sa kanyang kotse. Habang pauwi siya, hindi niya naman maiwasang isipin kung bakit hindi na si Alex ang nagmamay-ari ng restaurant. Ano nangyari, Alex? Nasaan ka ba? Aniya. Bumalik sa alaala niya ang nakaraan. Hindi niya napigilan na tumulo ang luha. Kahit mapatawad man lang sana siya nito sa mga nasabi niya, gusto niyang sabihin rito na siya nga ang ama ni Aljen. Mabilis na lumipas ang taon at malaki na si Aljen. 5 taon na siya. Lumaking matangkad at gwapo. May pagkakahawig nga sila ni Alex. Aaminin man o sa hindi ni Veronica, namimiss niya ng binata. Kamusta na kaya ito? Nagulat naman siya nang yakapin siya ng anak. Nasa mini office siya at kakauwi lang ng bata mula sa school. Ma, kain tayo sa labas. Anyaya sa kanya ng bata sa by puppy eyes. Yumuko siya at tinalikan sa noo ang anak. Wala na kasi itong pasok ng hapon. Sure, tapusin lang ni mama ang ginagawa at kakain tayo sa labas, okay? Masuyo niyang sabi sa anak. Nagtatatalo nito sa tuwa tsaka pinaghahalikan siya sa pisngi. Yes, thank you mama. Masigla nitong sabi. You're always welcome baby. Change your damit na. Utos niya. Nagmamadali na namang lumabas ito ng opisina niya. 30 minutos na ang lumipas hanggang sa matapos na ni Veronica ang ginagawa. Natawa na lang siya dahil bis na bis na ang kanyang anak. I'm ready ma. Hindi na siya magpapalit. Ayos na ang suot niya kaya niyaya niya na ang anak. Nang makarating naman sila sa bayan, naghahanap siya ng kainan. Hanggang sa ituro ng kanyang anak ang isang restaurant. Diyan tayo mama. Hindi ko pa po natitikman ang mga menu nila. Sabi ng kanyang anak. Kagad niyang ipinark ang sasakyan sa parking area ng restaurant. Bumaba sila ni Aljen ng sasakyan at pumasok sa restaurant. Napaupo sa pangdalawahang mesa. Lumapit sa kanilang isang crew at ibinigay ang menu. Nagulat siya dahil may kare-kare sa menu nila. Kakaiba nga lang ang pagkakaluto. Iyon ang pinili niya dahil bigla naman siyang nag-crave niyon. Pinilian din niya ang kanyang anak at sinabi na iyon sa crew. Can we wait for 15 minutes, ma'am? Sabi ng babaeng crew.
Iginala niya ang paningin sa restaurant at lumipas sa 10 minuto ay dumating na rin ang kanilang order. Mama, what's that? Tanong ni Aljen. This is karikay, anak. Wanna try it? Tanong niya. Niligyan niya ito ng kaunting sauce at kinain na iyon ni Aljen. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas ay bigla na lang namula si Aljen. Napatayo siya at lumapit sa anak. Anak, ano nangyayari? Nag-aalala niyang tanong. Hindi po ako makahinga, mama. Hinahabol na nito ang hininga. Napatingin agad siya sa paligid. Tulong! Yung anak ko hindi makahinga! Sigaw niya. Kaagad na lumapit ang mga crew at kung ano-ano nang ginagawa. Hanggang sa lumapit ang head server. Napatingin si Veronica rito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung sino iyon. Walang iba, kundi si Alex. Abala si Alex sa pag-aasikaso sa kitchen. Tinuturuan niya ang isa sa mga bagong chef. Hanggang sa magkagulo sa labas ay na-curious siya. Pumasok naman si Matthew na humahangos, isa sa mga crew. Hindi po makahinga yung bata roon sa may table. Nag-aalala na po ang nanay niya. Kinakabahan na sabi nito. Lumabas si Alex at tinungo ang kinaroroonan na mag-ina. Umalis ang ibang tao na naroon nang makita siya. Natigilan naman siya nang makita ang babae. Walang iba, kundi si Veronica. Napatingin nito sa kanya. Kitang-kita ang pag-aalala nito. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw niya na kaagad naman na sinunod ng isang crew. Lumapit siya at kinausap si Veronica. Ayaw man niyang kausapin ang babae pero kailangan. Buhay ng bata ang nakasalalay. Ano nangyari, Mrs.? Tanong niya. Nag-iwas ito ng tungin, ngunit sumagot naman. Kumain na siya ng kare-kare, tapos nagkaganyan na. Tiningnan niya ang plato ng bata at may peanut iyon. May naisip na siyang paraan. Wala na siyang choice kundi iyon lang. Sir, pupunta na po ang ambulansya, sabi ng inutusan niya. Sandali lang at may kukunin ako sa locker room. Kayo na muna ang bahala. Nagmamadali siyang pumunta sa locker at kinuha ang EpiPen niya. May allergy din siya sa peanut. Kaya sinisigurado niya na kapag pumupunta siya sa mga kainan o restaurant, ay dapat alam niya na walang ingredients na peanut ang kakainin niya. Dahil sumpungin din siya ng allergy. Nang makuha ang sadya ay nagmamadali siya nagpunta sa mag-ina. Nang makalapit ay kaagad niyang itinurok ang EpiPen sa bata. Sakto naman napapasok ang manager at nakita ang nangyari. Bakit niya itinurok yan? Baka mamaya hindi yun para dun. Nag-aalala ang tanong ng isang may edad na babae. Hindi naman niya iyon pinansin. Mas pinagtuunan niya ng pansin ng bata. Napakunot noo siya. Kahawig ng bata ang itsura niya noong bata pa siya. Napatingin naman siya kay Vron na pinagpapawisan na dahil sa pag-aalala. Nakahinga na rin si Alex ang maluwag na makita ang maayos na ang bata. Sakto naman na may ambulansya nang paparating. Kaagad niyang binuhat ang bata habang nakasunod sa kanya si Veronica. Nang makapasok ang mag-ina sa ambulansya at mahiga ang bata sa stretcher, sinalpakan na rin ito ng oxygen. Alex, salamat sa pag-aasikaso sa anak ko. Iyon lang at isinara na ang ambulansya. Siya naman ay bumalik na ng restaurant. Naroon ang manager at matiim na nakatitig sa kanya. Mag-usap nga tayo, Alexis. May sasabihin ako. Seryosong sabi nito at nauna nang naglakad. Sumunod naman siya. Nang makarating sa office nito, ay hinarap siya nito ng may nanilisik na mga mata. Ang sabi nila ay tinurukan mo raw ng EpiPen ng bata? Tumango naman si Alex. Opo, kailangan ko pong gawin yun para sa buhay ng bata. Lalo na't ang tagal ng ambulansya. Kung hindi ko gagawin yun, apektado ang restaurant. At saka naging okay naman ang bata. Matigas niyang sabi. E paano ko makaka-apektong ginawa mo sa health ng bata? Ano na lang ang sasabihin nila? Na naging pabaya tayo. Sana inihatid na lang sa ospital ang bata. Huwag kang pala desisyon minsan. Hindi mo pa nga tinatanong sa ina ang gagawin mo, bigla mo na lang tinurok. Galit nitong sabi. Nainis na siya. Siya na nga nagpanggandang loob, siya pang masama. Hindi porket manager kaya ganyan mo na kaming tatuhin. Mas importante pa ba yung trabaho mo kaysa makatulong sa kapwa mo? Sarili mo lang iniisip mo, sir. Buhay ng bata nakasalalay dito. Sigaw niya pa. Ako na nga nakatulong, ako pang masama.
patuya niya pang sabi. Dahil bakla ito, hindi siya nito masusuntok. Handa niyang ipaglaban ang ginawa niya dahil alam niya na tama ang ginawa niya. Umalis ka na rito. You're fired, Alexis. Sigaw nito. Don't worry. Aalis talaga ako. Matigas niyang sabi at lumabas na ng restaurant. Malungkot na napatingin sa kanya ang mga crew. Pumunta siya sa locker at kinuha ang mga gamit. Ayos lang na matanggal, madami pa namang trabaho dyan para sa kanya. Habang pauwi siya sabay ng tricycle, hindi mawaglit sa isip niya ang bata. Ang pagkakapareho nila ng allergy at ang pagkakahawig nila. Parang may kutob siya na siya ang ama ng bata. Masasagot lang yun kapag kinausap niya si Veronica kung anak niya nga ba ang bata. Bakit naman ito nagsinungaling? Nang makatulog si Algen, hinalikan niya ito sa noo at tinabihan. Napatitig siya sa anak. Hawig na hawig nga nito ang ama. Napansin kaya iyon ni Alex nung tinulungan ng anak nila kanina? Napangisi siya. Ibig sabihin, namana ni Algen ang allergy ng anak sa ama nito. Kamusta na kaya si Alex? Nakita niya kasi noon na galit ang manager nito. Baka nagalit ito sa ginawa ni Alex kay Algen? Hindi naman niya alam ang rason. Kailangan niyang malaman kung kumusta na ito. Agad naman siyang bumangon at tinawagan si May. Matapos ang kamustahan, sinabi niya na kaagad ang sadya. Isa si May sa ninang ni Algen. Gusto ko sanang malaman kung kumusta na si Alex sa restaurant na pinagtatrabahuan. Ayos lang ba? Tanong niya. Oo naman, kumare. Basta para kay Algen, gagawin ko. Bumuntong hininga ito at nagpatuloy. Sana mag-aayos na kayo. Kasi yung bata nagsasuffer, Veronica. Algen needs his father. Alex deserves to know the truth. Pangaral ni May. Napangiti na lang siya. Tama nga naman ito. Napatingin pa siya sa anak. Ilang beses pa nitong tinanong kung kailan ito makikita ang kanyang ama. Thank you, kumare, ha. Update mo ko. Sabi na lang niya. Nagpaalam na sila. Siya naman ay bumalik sa kama at hinaplos din ang pisngi ng anak. Soon, anak. Makikita mo na ang dad mo. Ayos lang kahit kamuian niya ako. Ang mahalaga ay maranasan mong pagmamahal ng isang ama. Madamdamin naman niyang sabi. Ilang araw ang lumipas ay nakatanggap ng tawag si Veronica galing kay May. Kaagad niya iyong sinagot. Nasa opisina siya noon at binabasa ang mga dokumento na kailangan ng pirma niya. Yes, May, may balita? Tanong niya. Yes. Sabi ng nakausap ko, na-terminate na daw siya ng manager dahil sa nangyari nung isang linggo. Yung nangyari sa anak mo. At nagutos ako ng tauhan at nalaman na nasa bahay lamang siya. Hindi naman niya maiwasang magalit sa manager. Gusto niya sanang iutos kay May na tanggalin sa trabaho ang lalaki, pero ipapasadyos na lamang niya. Kapag nahanap na ng tauhan mo si Alex, kausapin mo siya at alukin mo ng trabaho pero driver ng kumpanya. Wait, I'll give you the details na hiring sa kumpanya. Basta diskarte mo na May kung paano mo siya mong aalukan ng trabaho. Thank you in advance. Sure, basta para sa inyong dalawa. At para maging masaya ka na. Alam ko naman na mahal mo pa rin si Alex. O siya, sige na, I have to go. Ayun lang at pinatay na nito ang tawag. Napabuntong hininga siya. Oo, at tama naman si May. Mahal pa rin niya si Alex. Hindi naman iyon nawala sa paglipas ng panahon. Lalo na at kamukha pa nito si Algen. Katatapos lamang maligo noon ni Alex. Pupunta siya ngayon sa bayan para maghanap ng trabaho. Hindi naman niya maiwasang maalala ang kanyang nakaraan. Kung bakit siya nasa apartment na lang. Ipinilig niya ang ulo. Ayaw niya nang balikan iyon. Lumabas na siya ng bahay at sumakay sa kanyang tricycle. Nang makarating sa isang mall ay pumasok siya. Ngunit nagulat na lamang siya na may isang babae na nakadukutan ng pitaka. Kaagad niyang hinabol ang magnanakaw at kinuha ang pitaka rito. Akmang susuntukin niya na nang humarang ang gwardya. Siya na raw ang bahala roon. Lumapit siya sa babae na nakatayo. Maganda, maputi at matangkad ang babae. Iniabot niya rito ang pitaka. Thank you. Paano ko ba masusuklaan ang kabutihan mo? Tinanong nito. Wala naman. Ayos lang yan. Sige, mauna na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Tugon niya. Wait, magmerienda muna kaya tayo. Mamaya na yan.
Ah, hindi pwede. Mag-a-apply kasi ako ng trabaho. Ayos lang, miss. Ang mahalaga, makatulong ako. Giit niya. Wait. Nag-a-apply ka ng trabaho? Marunong ka bang mag-drive? Kailangan kasi ng kumpanya ng tito ko ng driver. Pwede ka ba? Sumang-ayon ka na. At least ito sigurado kaysa mag-a-apply ka pa. Gusto ko lang matumbasan ang kabutihan mo. Ani nito. Ayaw niya namang tumanggi. Ayaw niya namang mapahiya ang babae lalo na't may dumaan na tao. Sayang nga yun. Sure. Can I have your contact number? Tawagan kita bukas para ma-meet mo si Tito. Don't worry. Kasama ako. Ani to at kaagad naman niyang ibinigay ang cellphone number niya sa dalaga. Kanina po nakatingin si Veronica sa salamin. Nagpapaganda siya, syempre. Ngayon sa lang magkikita ni Alex. Kinakabahan siya. Mabuti na lang at sasamahan siya ni May. Huminga siya ng malalim. Kaya mo yan, Vron. Para kay Algen. Para na rin sa peace of mind mo. Ani niya. Nang matapos magbihis, lumabas na siya ng bahay at nagtungo sa kanyang sasakyan. Sa kape na si Badyon sa isang cafe kung saan sila magkikita ni Alex. Nirentahan niya yon para sa privacy nila. Hindi pwedeng marinig ng ibang tao ang pag-uusapan nila. Nang makarating sa cafe, may napansin siyang tricycle sa parking area. Teka, kay Alex yun ah. Ano nangyari? Ang sinabi ni May, naroon na raw ito sa loob. Huminga siya ng malalim dahil kinakabahan siya. Nang makalapit sa glass door ay pinagbuksan pa siya ng crew na nakatalaga roon. Nakita niya si Alex na kausap si May. Naglakad siya patungo sa mga ito at napatingin sa kanya ang dalawa. Lalo na si Alex, napatitig ito sa kanya. Veronica? Tanong nito. Binalingan naman ito si May. Bakit narito siya? Nasaan ang boss mo? Tanong nito. I'm sorry, Alex. Siya ang boss mo. Yung ang binata. Aalis na lang ako kung siya ang boss ko. May diin itong sabi. Akmang aalis na pero pinigilan niya. Tiningnan nito ang magkahawak nilang mga kamay. Ano to, planado? Bakit? Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Wala na siyang ibang choice kundi sabihin ang totoo. Alex, anak mo si Algen. Kaya ako to ginaway para makapag-usap tayo at masabi sa'yo na anak mo si Algen. Ang batang nagkaroon ng allergy dahil sa kare-kare ay anak mo. Nanlaki naman ang mga mata ni Alex. Hindi siguro makapaniwala sa nalaman. Hanggang sa tumawa ito ng malakas. Napatingin pa nga sa kanilang mga crew na naroon. Ako ba'y niloloko mo, Veronica? Sabi mo, hindi ko anak ang dinadala mo. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na kaya kong patunayan through DNA test. Pero hindi na kailangan kasi alam ko naman at nararamdaman mo ang lukso ng dugo nung makita mo si Algen, diba? At hindi rin maipagkakaila, nakamukha mo siya, Alex. Natigilan ang kaharap. Mukhang napagtanto nito iyon. Sorry kung nagsinungaling ako sa iyo noon. Nasaktan lang ako sa nangyari at nahirapan mamili sa inyong dalawa ng aking ina. At humihingi ako ng tawa dahil sa pangyayaring yon. Alam ko na hindi mo na ako nais na makita pa kaya gumawa ko ng paraan para magkita tayo. Alam mo na wala akong ginawang masama nun, Veronica. Marahil ay frename up ako ng iyong nanay para layuan kita. Ngayon gusto mo ako maging personal driver mo? Baka patayin ako niya ng nanay mo. Sagot naman ito. Hindi yung gagawin ni Mom, nagbago na siya. Tsaka, ginagawa ko to para kay Algen. Gusto kong maranasan niya na magkaroon ng ama. Nakikiusap niya namang sabi. Huminga ng malalim si Alex. Naniniwala ako na anak ko siya. Dahil may nararamdaman akong lukso ng dugunan. Sige, pag-usapan natin ang setup. Sang-ayon nito at naupo na sa mesa. Sobrang saya naman noon ni Veronica. Hindi man sila nagkaayos, ginagawa yan ni Alex para kay Algen. Masakit man pero ayos lang yon. Basta para sa anak niya. Matapos mag-usap ang dalawa ay tumayo na si Alex. Gusto ko makita si Algen. Gusto ko makita ang anak ko, Vron. Emosyonal nitong sabi.
Nagkatingin na naman sila ni May. Ngumiti siya dahil tagumpay ang ginawa nito. Kumain muna tayo bago tayo pumunta ron. Total maaga pa naman. Mamayang 11 pa ang uwi niya, sabi niya. Bumalik na sa upuan si Alex. Sinenyasan naman ni May ang dalawang crew para iserve na ang pagkain. Nang matapos silang kumain, saktong alas 10:30 na. Kaya nagdesisyon sila na sunduin na si Algen. Sumakay ka na sa kotse ko, alok ni Veronica. Umiling si Alex at sumakay na sa kanyang tricycle. Hindi na, gagamitin ko ang tricycle ko. Wala na lang nagawa si Veronica kundi ang sumang-ayon. Nasasaktan siya dahil parang ayaw siya nito makasama. Ganon talaga. Hindi niya ito masisisi. Nauna nang nag-drive si Alex at nakasunod naman siya. Ano kaya nangyayari? Bakit ganito ang sitwasyon ni Alex? Ilang minuto lang din ang binahin nila at nakarating na sila sa paaralan. Sabay silang pumasok sa loob ng school compound at pinuntahan ang silid ni Algen. Sakto naman na palabas na ang mga bata. Nakita siya ni Algen kaya kaagad itong lumapit sa kanya. Good afternoon, Mama. Napatingin ito kay Alex. Itinuro nito ang lalaki. Who is he, Mama? Tanong ni Algen. Tiningnan niya ang lalaki. Kita niyang pagsuyo at pagmamahal sa mukha nito. Doon na lang tayo sa bahay mag-usap, anak, okay? May sasabihin din ako sa'yo, ani niya. Tumangu naman ang bata. Lumabas na sila ng compound. Nakita naman ni Algen ang tricycle ni Alex. Gusto ko sumakay doon, Mama. Gusto ko subukan na sumakay ng tricycle. Kaagad itong lumapit sa ama. Hindi tuloy maiwasan na mapangiti ni Veronica dahil hawig na hawig talaga ang dalawa. Mas lalo naman siyang napangiti nang pumayag si Alex. Sumakay na siya ng kotse at sinundan ng tricycle. Alam pa rin naman ni Alex ang bahay niya. Pagdating sa bahay ay pumasok na sila sa loob. Aakyat na sana ng hagdan si Algen nang tawagin niya ito. Kaagad naman itong lumingon. Yes, Mama? Inosente nitong tanong. Pinalapit niya ang bata. Sumunod naman ito. Diba gusto mo na makita ang papa mo? Tanong niya. Biglang nagliwanag naman ang mukha ng bata. Yes, Mama, nasa na po siya? Excited itong tanong. Tumingin siya sa kanyang katabi at napatingin naman ang bata kay Alex. Do you know my papa? Tanong nito. Iyon ang isa sa ugali ni Algen. Ang palatanong. Ganun naman talaga ang bata. Curious sila sa mga bagay-bagay. Tiningnan siya ni Alex. Tumango siya. Ako ang papa mo, Algen, sabi nito. Yumuko ang binata at niyakap ang anak. Ikaw ang papa ko? Bakit ngayon ka lang? Bakit hindi kita nakasama at nakita noon? Tanong nito habang umiiyak pa. Si Veronica naman ay naiyak din. Kasalanan niya to kung bakit nakakaranas ng lungkot ngayon si Algen dahil hindi nito nakapiling ang ama. Sorry, baby. Mahabang kwento kasi. Don't worry, babawi na si Papa, okay? Emosyonal niya sabi. Nang maghapon na yon ay ipinasyal nila si Algen sa mall, playground at iba pa. At tuwang-tuwa naman ang bata. Hapon na na makauwi sila. Panay lang ang kulita na mag-ama pero hindi siya pinapansin ni Alex. Sobra na siya nasasaktan pero hindi niya ininda yon para sa anak. Nagluto na lang siya noong hapunan nila habang ang dalawa ay nanonood ng TV. Sa salas, alas 7 na nang mag-dinner sila. Ang saya ko po ngayon, Papa. Kasi narito na kayo ngayon, kasama ko kayo. At kasama ka rin ni Mama. Malambing na sabi ni Algen. Napatingin siya kay Alex. Sabay silang nagkatinginan. Sa unang pagkakataon ay ngumiti ito at bumaling ito sa kanya. Masaya ako dahil masaya ka. Don't worry, hindi na kita iiwan. Nandito lang lagi si Papa. Masayang ipinagpatuloy ni Algen ang pagkain roon. Matapos silang kumain, kaagad na nagyaya si Algen kay Alex na basahan daw ito ng storybook. Sunod ka mamaya, Mama, ha? Tumango na lamang siya at ipinagpatuloy ang paghuhugas. Humingi kasi ng leave ang katulong niya. Pagkatapos siya maghugas ay nagtungo na siya sa silid at nagbihis. Matapos na yon ay nagpunta na siya sa silid ng anak. Nakita niya ang dalawa na magkayakap habang binabasahan si Alex ni Algen ng kwentong pambata. Akmang aalis na siya nang tawagin siya ng anak.
Mama, tabihan mo ko. Pakiusap nito. Ayaw niyang tanggihan ng anak kaya umakyat siya sa kama at tinabihan ng anak. Papa, dito ka matutulog, diba? Tanong nito. Natigil pa sa pagkukwento si Alex. Tiningnan niya ito at nahuli niyang nakatitig sa kanya. Please, Papa. Dito ka na rin tumiro, diba babawi ka? Hindi ko alam sa mama mo kung gusto niya. Sagot ni Alex. Tiningnan naman siya ni Aljen. Mama, payag ka na please. Sure, iho. Pwede naman dito muna tumira si Papa. For now. Gabi na kaya matulog ka na. Bukas na lang ulit. May pasok ka pa bukas, remember? Inihinto na lang ni Alex ang pagbabasa at inilagay na sa bedside table ang libro. Tumingin naman ito sa kanya. Good night, Veronica. Masuyo nitong sabi at ipinikit ang mga mata at saka niyakap ang anak. Lihim siyang napangiti roon. Sa wakas ay kinausap na rin siya ni Alex. Gagawin niya ang lahat at bumalik lang ulit sila sa dati at maging pamilya silang muli. Alas 6:30 na nang magising si Alex. Napagod kasi siya kahapon. Bumangon siya at lumabas ng silid. Dumiretso siya sa kusina at malapit na siya roon nang marinig ang boses ni Aljen na tumatawa. Mukhang nagbibiroan ang mag-ina niya. Napangiti siya. Hindi niya akalain na ganoon palang pakiramdam kapag iniisip na pamilya sila. Masarap sa pakiramdam. Nakakabuo ng araw. Pumasok na siya sa kusina, sabay na napatingin sa kanyang dalawa. Papa! Sigaw ni Aljen at nagtungo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ginulo ang buhok nito. Good morning, kiddo. Kamusta ang tulog mo? Tanong niya. Ayos na ayos po, Papa. Kain na po tayo. Ihatid niyo po ako sa school, ah. Pakiusap ni Aljen. Sure, ihahatid kita. Gusto mo rin ba na ihatid ko si mama mo? Tanong niya, tiningnan si Veronica. Nag-iwas ito ng tingin. Tumalikod at pumunta na sa dish cabinet. Nahihiya ata sa kanya. Kagabi lang niya naisip na parehas ang silang nagkamali ni Veronica. At handa siyang magsimula ulit. Gagawin niya ang lahat, makuha lang ulit ang loob nito. Alam naman niya na kinausap lang siya nito para kay Aljen. Naglapag ng plato si Veronica at niyaya na silang kumain. Imbes na itong maghain, kinuha niya ang plato na may lamang kanin nito. Tiningnan siya nito. Wala pa rin nagbago. Napakaganda pa rin ito. Maupo ka na muna dyan at ako nang bahala. Ani at saka kinindita nito. Ayun na naman ang pamumula ng pisngin nito. And he likes it. Dahil kahit nasa bahay ni Veronica si Alex, ayaw pa rin niyang maging palamunin. Kaya siya pa rin ang driver ng dalaga. Nang makauwi, nagpresenta na siyang sumundo kay Aljen. Pumayag naman ito bago siya tuluyan na makalabas ng bahay. Tinawag siya ni Veronica. Lumingon siya. Mag-iingat ka, Alex. Payo nito. Ngumiti naman siya. I will. Kailangan niyo pa ako ni Aljen. Mauna na ako. Pwede ba ako makisuyo ng merienda pag uwi? Pakiusap niya. Tumangu naman agad ito. Sure. Masaya nagluto naman ang Japanese shomai si Veronica ng mga sandaling yon nang may nag-doorbell. Hininaan niya ang stove at lumabas ang bahay. Wala pang katulong niya dahil binigyan niya ito ng isang linggo na bakasyon with sahod. Gusto niya kasi na siyang mag-asikaso sa kanyang mag-ama. Lumabas siya ng bahay at pinuksan ang gate. Ang kanyang ina ang nasa gate. Mom, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Hindi naman siya kinakabahan kapag nadatnan siya ni Alex. Ipaglalaban niya ito lalo na't para sa anak niya ang ginagawa niya kahit hindi na para sa sariling damdamin. Namiss lang kita anak. Hindi ba kita pwedeng makita? Tanong nito. Pwede mom, syempre. Pasok po kayo. Paanyaya niya. Sabay na silang pumasok sa loob. Patapos na rin ang klase ni Aljen. Pauwi na rin yon. Hindi mo ba susunduin? Tanong nito. Umupo naman siya sa sofa. Si Alex Madrigal lang nagsundo sa kanya. Sagot niya. Hindi na nagulat ang kanyang ina. Tiyak na may nagbalita na nito rito. Na nasa bahay niya ng binata. Ngumiti naman ito. Alam ko na narito si Alex. Nakita kayo ni Maring Sonia sa mall at nabanggit niya sa akin. Tinanong pa nga niya kung kasintahan mo raw eh. Sinabi kong totoo na siyang ama ni Aljen. Tugon nito. Napakunot naman siya.
Bakit naman ito sinabi ng kanyang ina? Para bang payag na ito sa nangyayari? Tanggap niyo na po si Alex, ma'am? Hindi niya napigilan na itanong. Ngumiti ito at kita niya ang pagluha sa mga mata nito. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil naging sakim ako sa pera. Mas inuna ko ang sarili ko kaysa sa kaligayahan mo. Nakita ko kung gaano kang nahirapan na alagaan ang anak mo. At nakita ko rin kung gaano kang kasabik na makita at makasama muli si Alex. Humagulhol ito. Lumapit siya at hinagod-hagod ang likod ng ina. Ayos lang po yun, ma'am. Nangyari na yun at hindi na yun maibabalik pa. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan. Paliwanag niya. Tiningnan siya nito. Hilamang luha ng mga mata ng kanyang ina. Hindi mo naiintindihan, anak. Ako ang nag-frame up kay Alex. Hinare ko ang babae sa bar at nilasing ko silang lahat para hindi halata na maisasagawa agad ang plano. At iyon, pinagtabi ko si Navina at Alex sa kama at kinuhaan ni Vina yon. Walang nangyari sa kanila dahil tulog na tulog si Alex. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko sinasadya. Akala ko kasi yun ang makakabuti sa'yo pero habang tumatagal na kukonsensya na ako. Kaya ngayon humihingi ako ng tawad sa'yo. Sabi ng kanyang ina, sabay hagulhol. Totoo ba lahat ang naririnig ko? Boses iyon ni Alex. Napatingin ang mag-ina sa lalaki at kasama nito si Algen. Nagugulahan naman na nagpalipat-lipat ang tingin si Algen sa kanila. What's happening? Inosente nitong tanong. Why are you crying, Lola? Lumapit siya sa anak. Baby, pwede ka bang pumunta muna sa kwarto mo? May pag-uusapan lang kami nina Lola at Papa, pwede ba? Pakiusap niya. Tumango naman ito at kaagad na umakyat sa silid. Iyon ang naituro niya kay Algen. Ang irespeto ang usapan ng matatanda. Minsan nakakalimutan pero kailangan lang iparemind. Na makaakyat si Algen ay tiningnan niya si Alex. Base sa ekspresyon ng mukha nito, hindi naman ito galit. Kaagad na tumayo ang kanyang ina at lumapit kay Alex at saka lumuhod. Nagulat naman siya sa ginawa ng kanyang ina. Hindi niya akala ay naluluhod ito. Ma-pride ito. Patawarin mo ako, Alex. Nang dahil sa akin ay nagdusa ka. Nang dahil sa akin ay hindi mo nakasamang iyong mag-ina ng 5 taon. Totoo lahat ng narinig mo. At ngayon na matanda na ako, gusto ko ng kapayapaan ng isip at mawala na yung guilt sa dibdib ko sa mga nagawa ko. Mapapatawad mo ba ako, Alex? Tanong nito habang nagmamisbis ng luha sa mga mata. Tumayo po kayo. Tumayo naman ang ginang. Tiningnan niya si Alex. Sa totoo lang, alam ko po na kayong gumawa nun at kung bakit ginawa niya yan. Noong mga sandaling nagtatalo na kami ni Veronica, hindi ko na ipinagpilitan yun dahil alam ko na kayong pipiliin niya at alam ko na hindi niya ako paniniwalaan. Nakaramdam naman ng guilt si Veronica sa sinabi niya ni Alex. Pero sa paglipas ng panahon, hindi rin maganda na magtatanim ng sama ng loob sa kapwa, di ba? Kailangan mong magpatawad. Mahirap kapag daladala mo ang galit sa puso mo. Kaya wag na po kayo mag-alala. Napatawad ko na kayo. Matagal na pong nangyari yun. Kalimutan na lang natin. Ang mahalaga yung ngayon. At ayos naman na kami ni Veronica at ni Algen. Paliwanag ni Alex. Tumayo naman ang kanyang ina at nagpasalamat sa binata. Magaan ang loob niya ng mga sandaling yon. Maraming salamat, Alex. Ngayon masaya na ako at narito ka. Napapasaya mo mag-ina ko. Buong pagsuyo na sabi ng kanyang ina. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagyakapan silang dalawa. Naluha na lamang si Veronica sa nasaksihan. Gabi iyon, tulog na si Algen. Nasa tabi rin ito si Alex. Kakatapos lang basahan ng kwento ang bata. Napatingin siya sa binata na marahang hinahaplos ang buhok ng anak. Gusto niyang itanong sa lalaki kung ano bang nangyari dito. Kung bakit ito nagtatrabaho sa isang restaurant. At ngayon ay tricycle na lamang ang gamit. Ano nang nangyari sa restaurant nito? Ibinenta ba nito iyon? Bago pa man niya maibuka ang bibig para magsalita, ay nagsalita na si Alex.
Ron, may sasabihin sana ako sa'yo. Wika nito. Tiningnan niya ito. Bakit ba napakagwapo nito? Ano yon? Marahil ay nagtataka ka kung bakit nakita mo ako sa isang restaurant na nagtatrabaho. Kung anong nangyari sa akin. Nalulung ako sa sugal na naging dahilan kung bakit ako nagganda utang-utang. Ibinenta ko ang restaurant at ang aking kotse, pati na rin ang bahay. Nagsisi ako nang mawala lahat ng yon. Pero may natutunan ako. Ang patawarin ng sarili ko sa manangyari at nagpatuloy. Mahaba nitong paliwanag. Patawad. Nang dahil sa akin, naramdaman mo mga emosyon na hindi mo dapat maramdaman. Nagulat naman siya nang hawakan nito ang kanyang mga kamay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kakaiba ang nararamdaman niya dahil sa pagdampi ng kanilang mga balat. Ayos lang yun, Veronica. May time pa naman para magbago. Salamat dahil tinanggap mo ulit ako. Dahil ikaw ang ama ni Algen. Walang dahilan para hindi kita tanggapin, Alex. Parte ka ni Algen. At gagawin natin ang lahat para maging mabuting magulang sa ating anak. Puno ng pagmamahal na sabi niya. Kita niya ang halo-halong emosyon sa mga mata ni Algen. At ang isa sa ikinagulat niya, dumukwang ito at mariin siyang hinalikan sa labi. Mapusok at mapanghanap iyon. Sinuklian naman niya ito ng buong init at pagmamahal. Nang gabing yon ay nag-isa ang kanilang katawan na sabik sa isa't isa. Mabilis lumipas ang mga araw at tingko. Maayos na ang lahat. Nagkaayos na rin sina Alex at Veronica. Kumbaga ay may mutual understanding sila. Ngayon ay pupunta sila sa isang resort kasama ang buong pamilya. Bale, nirentahan nila ang resort para sila lang ang tao roon. Excited ang bawat isa na pumunta roon. Si Alex ang nagmamaneho ng Raptor Ford at nasa likod ang kanyang magulang at si Algen. Nagkukulitan ng mga ito at isinandal ni Veronica ang ulo sa balikat ni Alex. Sleepy? Tanong nito, sumimangot naman siya. Eh paano hindi ako aantok kaya pinagod mo ko? Pagre-reklamo niya na ikinatawa naman ito. Sorry babe, nasabik lang ako. Anito at hinawakan ng kanyang kamay at hinalikan pa ang likod niyon. Pinamulahan siya ng mukha sa ginawa nito. Always the sweetest. Kung ano si Alex noon ay ganun pa rin ito ngayon. Napaka maalaga. Ilang minuto nang nakalipas ay nakarating na rin sila sa resort. Wow, the resort is beautiful! Sigaw ni Algen. Napangiti naman siya. Bumaba na sila. Tinulungan naman si Alex ng isang bellboy na naroon at iginiya sila sa hotel na tutuluyan nila. Nang makarating, hindi naman maiwasang humanga ni Veronica. Meron naman silang resort pero nagsawa na sila roon. Nasa kabilang silid ang kanyang magulang kasama si Algen. Gusto kasi ng mga ito na magkaroon sila ng privacy. Pinagmasdan niya ang asul na tubig dagat. Nakaka-fresh. Naramdaman na lamang niya ang matipunong braso ni Alex. Linginingon niya ito at nagtama ang kanilang mga mata. Akmang hahalikan na siya nito nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Algen. Ma! Pa! Tara na! I want to swim! Anyaya ng bata. Napasimangot na lang si Algen na ikinatawa niya. Umalis siya sa pagkakayakap ng lalaki at nilapitan ang anak. Nasa labas na rin ang kanyang mga magulang. Go with your grandma and grandpa. We will get change, okay? Sabi niya. Napasimangot naman si Algen pero sumunod na lang din. Isa na rin niya ng pinto. Hindi pa siya nakakapihit paharap nang si Alex ang magharap sa kanya at hinalikan siya ng mariin sa labi. Lumaban siya ng halik hanggang sa dumako ang mga kamay nito sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Hinihintay na tayo ni Algen. Baka magtampo yun kapag wala pa tayo ron. Huminga na lang ng malalim si Alex. May ganun kasing ugali ang anak nila. Kaagad na silang nagbihis ng pang-swimming. Pagkatapos, magkahawak kamay silang lumabas ng silid. Nasa may summer bench si Veronica ng mga sandaling yon at pinagmasdan ng kanyang mag-ama na masaya naglalaro sa may hindi kalaliman na bahagi ng dagat. Natutuwa siya. Kompleto silang pamilya. Akala niya nga hindi na mangyayari to pero nagkamali siya. Ang saya nilang tingnan, ano? Napatingin siya sa nagsasalita. Walang iba kundi ang kanyang ama. Tumabi ito sa kanya. Muli ay ibinalik niya ang tingin sa dalawa. Kaya nga po eh. Akala ko hanggang pangarap na lang po ito.
pero pwede pa rin palang mangyari. Nakangiti niya namang sabi. Mabait ang nasa itaas. Gusto niya na mabuo ang pamilya ninyo. Tumayo na ang kanyang ama at pinuntahan ang kanyang ina na nagbabarbecue sa gilid kung saan ay may lilim iyon. Akmang pupunta na siya roon nang may humila sa kamay niya. Walang iba kundi si Algen. Ma, tara, laro tayo ni na papa. Wala namang nagawa si Veronica kundi ang magpatianod na lang sa kanyang anak. Nagising si Alexos na mukha agad ni Veronica ang kanyang nakita. Napangiti siya. Isang taon na rin simula nang magsama sila. Masaya siya dahil okay na ang lahat. Tanggap na siya ng pamilya ni Veronica. Ngayon ay nagsisimula na ulit siya na magtayo ng restaurant sa tulong ng kasintahan. Ngayong araw ay sosorpresahin niya ito. Alam naman ni Alex na matagal na itong gusto ng dalaga pero nahihiya lang itong magsabi. Dahan-dahan na nagmulat ng mga mata si Veronica, tumingin ito sa kanya at ngumiti. Binati rin siya ng magandang umaga na binati naman niya pabalik. At dahil ikaw ang bida ngayon, wala kang gagawin kundi ang mag-prepare para sa trabaho. Sabi niya at saka kinindata nito. Inirapan pa siya nito. Sinuspoiled mo naman ako eh. Anito at ngumiti at nangiti na rin. Hinawakan niya ang kamay nito at sabay silang bumangon at lumabas ng silid. Nung nasa kusina na sila, ay nakaupo lang si Veronica habang pinagmamasdan si Alexo sa pagluluto. Hanggang sa pumasok na ang kanilang anak. Wow, nagluluto si Papa! Masarap pa man din ang luto niya! Sigaw ni Algen. Nilapitan ang ama at binati ng magandang umaga. Doon ka muna, kiddo. Malapit na matapos ang niluluto ko. Sabay-sabay tayong kakain, okay? Aniya, nakaagad naman na sumunod ang anak. Nang matapos siyang magluto ng sunny side up egg, bacon, hot dog at longganisa, inilapag niya na iyon sa lamesa. Nagpresenta ang anak na tulungan siya kaya hinayaan na lang niya. Nang nasa pagkainan na sila, nagpresenta si Algen na siya na lang ang mag-pray. Nagkatinginan pa sila ni Veronica at sabay na napangiti. Sabay-sabay silang kumain nun. Pagkatapos, siya pa rin ang nag-asikaso ka Veronica na naninibago sa ikinikilos niya. Si Algen naman ay mayaya na siyang nag-asikaso nun. Nang makaalis ang dalawa, may sarili na rin kasi silang driver. Kailangan ko nang umpisahan to. Kaya mo yan, Alex. Pagpapalakas ang loob niya. Umuwi na rin kasi si Vron at Algen ng tanghali at sabay-sabay silang nagla-lunch. Nagtungo na siya sa kanilang silid at inihanda ng mga gamit niya na sa gagawin niyang sorpresa. Magpo-propose na siya. Nagluto at naglinis ang bahay. Iyan ang ginawa ni Alex. Tapos na rin niyang gawin ang surprise sa kwarto niya at inilock iyon. Naligo at nagbihis na siya sa kwarto ng anak. Napatingin siya sa orasan. It's 11 o'clock in the morning. On the way na ang mga ito. This will be a perfect day to us. Alas 11 ng tanghali ay nagpa siya nang umuwi si Veronica. Susunduin pa niya ang anak. Iyon kasi ang panag-usapan nila ni Alex. Kapag nagsiselebrate sila ng monsari, salitan sila sa pagluluto. Minsan, lumalabas sila para kumain o di kaya ay outing. Ganon silang ka-sweet. Nang masundo ang anak, dumiretso na sila sa bahay. Nagpaalam ito kanina sa tawag na ito nang magluluto ng lunch nila. Simpleng lunch lang naman kapag anniversary nila. Naisip niya tuloy, isang taon na simula na magkaayos sila ngunit hindi pa ito nagpo-propose sa kanya. Napakagatlabi siya. May bala kaya siyang pakasalan ni Alexos? Hindi na lamang niya iyon inisip. Baka hindi pa ito handa to settle down kahit live-in na sila. Nang makarating sila ng anak sa bahay ay nasa labas na si Alexos at hinihintay sila. Sinalubong siya ng maikling halik. Hindi kasi pwedeng magtagal yon dahil naroon si Algen. Kumusta ang trabaho? Pagod ka ba? Masuyo nitong tanong. Sumimangot naman siya. As usual, nakakapagod talaga. Reklamo niya. Natuwa na lamang ito at pinisil ang kanyang ilong. Tara na sa loob, nakapagluto na ako. Ani Alex. Sabay-sabay na silang nagtungo sa loob. May ibinulong pa si Alex sa anak kaya nagmamadali itong pumunta ng kusina. Ano na naman yung sinabi mo kay Algen? Nakataas ang kilay na sabi niya. Pero alam niya naman na kung anong ibig sabihin yon. Gusto siya nitong masolo. Pero maliligo muna siya. Nagtataka siya dahil hindi lang si Alex ang nagbukas ng pintuan. Kaya si Veronica nang nagbukas niyon. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Napaawang ang labi at dahan-dahan na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa kanyang nakita, punong-puno ng red petals ang kama at sahig. May mga balloons na hugis puso na kulay pula. Pumasok siya. Napakabango niyon. Nilingon niya ang asawa at niyakap. Date pa to? Tanong niya. Umiling ito. Hawiin mo ang bedsheet, sweetie. Sabi nito. Naguguluhan man ay sumunod siya sa ipinapagawa nito. Lumapit siya sa kama at mabilis iyong hinawi. Oh my gosh! Tili niya. Paano ba naman kasi may nakadikit roon na gawa sa makikinang na papel na Will You Marry Me? Napakagat labi siya para pigilan ang luha sa mga mata. Pero naluha pa rin siya sa labis na tuwa. Humarap siya sa kasintahan. Nakaluhod na ito at nakaharap sa kaniyang maliit na kahon na may laman na singsing na may kumikinang na bato. Will you marry me, Veronica Sandoval? Emosyonal nitong tanong. Tumangu-tangu siya at inilahad ang kamay nito. Yes, of course. Akala ko wala ka ng plano na pakasalan ako. Nakasimangot niyang sabi. Natawa na lamang ito at isinuot na ang singsing sa kanyang palasingsingan. Nag-uumapaw naman ang tuwa sa kanyang puso. Tumayo ito at hinapit siya palapit sa katawan nito. Pinakatitigan siya ng buong pagsuyo at pagmamahal. Pwede ba na hindi ako mag-propose sa'yo? Na hanggang magkasintahan lang tayo? Siyempre gusto kong ipagamit sa'yo ang apelido ko, no? And this is the right time para sa atin. Mahal na mahal kita, Veronica. Punong-puno ng pagmamahal na sabi ni Alexis. Mahal na mahal din kita. Napakasaya ko ngayon. Kanina iniisip ko kung kailan ka ba mag-propose sa akin, pero ngayon pala yun. Thank you, my man. And I love you. Buong pagmamahal din ang sinabi niya. Hinalikan nito ang tungki ng kanyang ilong. Mahal na mahal din kita. Akma maglalapat na ang kanilang mga labi nang biglang pumasok si Algen. Hindi tuloy na tuloy. Natuwa na lamang si Veronica. Anong meron, mama, papa? Inosente nitong tanong habang iginagalang paningin sa kabuuan ng silid. Hinarap niya ang anak. Magpapakasal na kami ng papa mo, Algen. Gusto mo ba yon? Masuyo niyang sabi. Gusto po. Gustong gusto ko po, mama. Kain na tayo, please. Gutom na po ako. Ayoko pong pakainin ni Lola Maris eh, dahil dapat kompleto daw tayo. Nakasimangot naman itong sabi. Napakamot na lang si Alex. Sinabi ko kasi na dapat ay sabay-sabay tayong kakain. Dahil gutom ng panganay ko, let's go, kain na. Kinarga na ni Alex ang anak. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sabay silang lumabas ng silid at nagpunta na sa dining area. Kasalukuyang pinagmamasdan ni Veronica ang bilog na buwan sa kalangitan. Napakapayapa ng gabi. Napatingin siya sa kanyang singsing. Dalawang linggo na ang nakakaraan matapos ang kanilang kasal ni Alexus. Siya na si Veronica Sandoval Madrigal. Napangiti siya dahil bagay iyon sa pangalan niya. Napasinghap siya ng maramdaman ng matitipunong bisig na pumalibot sa kanyang bewang. Walang iba kundi ang kanyang asawa. Tanda pa niya noong mag-propose ito. Akala niya hindi na nito siya yayayain ng kasal. Napapikit pa siya nang halikan nito ang likod ng kanyang tenga. Napaka-presko ng gabi, mahal. Wala si Algen. Nasa lolo at lola nito. Dahil sa kanilang honeymoon, hinawakan niya ang kamay nito at isinandal ang katawan sa malapad na dibdib ng asawa. Sobra. Ang sarap din pagmasa ng buwan, ano? Tugon naman niya. Pumihit siya paharap rito at nagtama ang kanilang mga mata. Nagtitigan sila hanggang sa unti-unting inilapit ni Alex ang labi sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang labi, ibinuhos niya ang buong pagmamahal sa halik na yon. Masinapit pa siya lalo ng asawa palapit sa katawan nito. Hanggang sa naglakbay na nga ang kamay nito sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng init. Binuhat siya ng asawa patungo sa loob ng silid. At ng gabing yon, naging isa ang kanilang katawan. Saksi ang bilog na buwan sa pagmamahala nilang dalawa. Kakatapos lang ng meeting ni Veronica ng umagang yon, nagtungo na siya sa kanyang opisina para kumain. Hindi niya alam pero nitong mga nakaraang araw ay nagpaparami ng kain niya.
hanggang sa may ma-realize siya. Kaagad niyang tinignan ang kalendaryo. 5 weeks na siyang delayed. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ibig mong sabihin ito ay buntis ako? Hindi naman makapaniwalang sabi niya sa sarili. At para makasigurado, nagpabilis siya kay Mia ng pregnancy test. May asawa naman na ito kaya ayos lang. Habang hinihintay ang pregnancy test, hindi niya maiwasang ma-excite. It would be their second baby. Halos takbuhin niya ng pinto para lang mabuksan agad iyon. Si Mia naman ang nabungaran niya. Kaagad niyang kinuha ang paper bag rito at nagtungo sa CR para gamitin ang PT. Matapos patakan ng urine, naghintay na muna siya. Makalipas ang ilang minuto, napaawang ang labi niya nang unti-unting lumilitaw ang 2 pulang guhit. Oh my gosh! Buntis ako! Hiyaw niya. Nagmamadali niyang tinawagan si Alex, kaagad naman itong sinagot. What is... Hindi na natapos pa ni Alex ang sasabihin dahil sumingit na si Veronica. I have a good news! Puntahan mo ako dito, Alex! Dali! Okay, pupunta na ako dyan. Namatay na ang tawag. Hindi naman maiwasang makaramdam ng saya ni Alex dahil sa sinabing iyon ng asawa. Iba ang saya nito kanina. Ano kayang good news nito? Buntis na kaya ito? Gusto na rin kasi nila na magkaroon ng pangalawang anak. Gusto na rin kasi ni Aljan na magkaroon ng kapatid. Nang marating ang kumpanya, ipinark niya ang sasakyan at nagtungo sa elevator. Nang marating ang floor ng CEO's office, binuksan kaagad ni Mia ang pintuan nang makita siya. Pumasok siya nang makarating doon, kaagad siyang niyakap ng asawa nang makita siya. Ano ba yung good news mo? Tanong niya. Ngumiti ito at ibinigay sa kanya ang parihabang puti na iyon. Nanlaki naman ang mga mata niya nang makita ang resulta. Buntis si Veronica. Malakas ang kutob ko na itong good news mo sa akin. Thank God sa wakas ay buntis ka na. Sabi niya at saka binuhat ang asawa at inikot-ikot pa sa ere. Tawang-tawa naman noon si Veronica. Mabilis yung binigyan ng mabilis na halik ang asawa nang maibaba niya ito. I love you. Thank you for completing me. Emosyonal niyang sabi. Tiningnan siya nito. Salamat din ng marami dahil hinintay mo ako. Ngayon masaya-masaya na tayo. Magkakaroon na rin tayo ng second baby. Emosyonal niya pang sabi. Niyakap siya ng asawa. Veronica Madrigal is his blessing from God. Siyam na bang ipinagbuntis ni Veronica ang kanyang tiyan. Nasa bahay na lamang siya kasama si Aling Maris. Kasalukuyan siya nagtutupi ng mga nilabang damit nang biglang humilabang tiyan niya. Napaaray na lang siya sa sakit na iyon. Nako, mga anak na ata ako. Hindi niya napigilang sabihin sa sarili. Kaagad siyang lumabas ng kwarto at hahanapin na sana si Aling Maris nang paakyat ito ng hagdan. Veronica, iha! Kaagad siya nitong nilapitan at inalalayan. Anyari anak? Tanong nito. Mukhang manganganak na po ata ako. Nay, pwede ko bang tawagin si Manong Alan? Dalhin niyo po ako sa ospital. Aniya habang hawak ang tiyan at napaigik dahil sa sakit ng tiyan. Halika, bumaba na tayo, nasa baba na siya. Sagot naman ang matanda. Inalalayan na siya nito na makababa ng hagdan. Nang makalabas ang bahay, nakita niyang sasakyan ng asawa na papasok. Kaagad nitong inihinto ang sasakyan at lumabas ang sasakyan nila. Kaagad siya nitong nilapitan. Pag-aalala makikita sa mukha nito. Manganganak na ako, Alexus! Ani at napasigaw pa ng sumipa ang nasa loob ng tiyan niya. Kaagad siyang dinala ng 2 sa loob. Mula sa backseat ay nagmamadaling pumasok sa driver's seat si Alexus at pinasibad ang sasakyan paalis. Nang makarating sa ospital at makababa siya, pumasok na siya sa loob. Kaagad siyang inasikaso ng nurse nang makita siya. Isinakay siya sa stretcher patungo sa delivery room. Hinawakan niya ang kamay ng asawa habang patungo roon. Doon siya kumukuha ng lakas ng loob. Naghiwalay lamang sila nang malapit na sila sa delivery room. Hindi naman mapakali si Alex habang nasa harap siya ng DR. Papunta na rin ang biyanan niya. Anak, umupo ka kaya? Maghintay na lang tayo na lumabas ang doktor. Sabi ni Aling Maris. Parang nanay na rin nila ito. Bumuntong hininga siya at naupo sa katabi nitong upuan. Nag-aalala ko sa mag-ina ko, Nay. Malungkot niyang sabi. Hinawakan naman ng matanda ang kanyang kamay at sinabi na magiging maayos din ang lahat.
Ilang sandali lamang ay dumating na ang magulang na Veronica. Kamustang anak ko, Alex? Nag-aalala ang tanong ni Sonia. Sasagot na sana siya nang lumabas si Doktora mula sa delivery room. Kaagad siyang lumapit doon. Tiningnan siya ng Doktora. Ikaw ang asawa? Tanong nito. Opo, kamusta na po siya? Okay po bang mag-ina ko? Sunod-sunod niyang tanong. Yes, at malusog po ang bata. Mamaya po ay ililipat na namin siya sa kabilang silid. Ng mga sandaling yon, napakasaya na ni Alex. Sa wakas, naisilang na rin ang kanyang baby girl at napakaswerte niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!